Paliwanag, pero meron paling liwanag sa bawat puntong hininga at ikay matatakay sa bawat patuloy ng buhay at nakatakay sa bawat patuloy na nakikipitin isyong ng puso ang kibig lang ng kibig. Course ako, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. But nung nakita ko yung front row, kahit mo yung gantong klaseng opportunity niya, pwede kong ma-enjoy yung buhay ko habang bata, at pwede akong makatulong sa magulang ko habang bata rin sila, then there's no question asked. Talagang, gusto ko na talaga. Never pa ako naging sure sa buong buhay ko, aside from front row. Yun sa circle, she's taking med. So medyo, heavy for me, mom and dad. So, hindi ako hanap ng other income sa pagsasama.
nung una talaga, naghanap lang talaga ako ng part-time. Ang kain lang, ang pamasahe, hindi pwedeng sa isang linggo walang tseke. Kasi pag walang tseke, walang kain eh. After 1 month na nag-join ako sa front row, lahat ng uplines namin, lahat ng wala. Ang malalapitan ko lang kung sila sa amin sa kasi. So I need to stand on my own line, build it. Kaya nung nag-start ako, medyo struggle. Kasi may mga napasali kong tao, mas hirap pa yung sitwasyon sa akin. And the only thing na nagbibigis ko na yung pag-asa is yung front row talaga, na aahon yung buhay. Nung first time narinig ng parents ko na nag-join ako sa front row, hindi sila ganun ka-okay. Parang kung yun ang gusto mo, basta wag mo pag-ubayaan yung pag-aaral mo. Ngayon, dumating yung time na remember sa front row, kung gusto mo talaga din kumita ng maganda at makaturo mo sa maraming tao, kailangan talaga mag-spend ng time. Doon sila magsabi na talagang totoo, seryoso ka ba talaga na yun din gagawin mong kanya. Turning point na naging okay sila. Siguro nakita nila na gusto ko talaga yung ginagawa ko. I have a purpose. Nakakatulong ako sa mga ibang kasama ko, sa maraming tao. I get to take care of everything. Yes, may nalabas ng pinahay. So, nalabas ng pinahay. Pag-ari, meron sa aming relatives na medyo nahihirapan talaga. Minsan sinasabi ko na maganda lang sabihin ko yung pinahay. Narinig ko sa mga ito na ito na lang yung anak kami katulad. Siyempre, hindi ko pinapakita kasi hindi naman ako showy sa emotion talaga. Pero, wala lang. Actually, wala akong reaction ng pag-ano. Hindi, ano lang yun. Automatic naman siguro pag nasa sitwasyon ko din sila. Ganun din ako. Gusto mo naman sabihin kayo sa mga akin. I know, hindi ko lagi nasasabi. Hindi ka rin siya nung expressive when it comes to. Ganun hindi ka thankful sa lahat ng binigay at tinulong front row sa kanina sa akin. Thank you sa tiwala. Kasi kahit wala kami alam noon, kahit maski sarili namin, hindi namin nagkakatiwalaan. Kaya po yung nagtiwala sa amin. Kaya po yung naulang nagtiwala sa amin na kaya namin marating yung narating namin. And thank you sa mag-correct sa amin lagi. You know, we're still in a work in progress. And pag-iigihan po namin. We're gonna pay it forward. Lahat po yung binigay niyo sa amin, kulong. Lahat po tinukong niyo sa amin. We'll give it back 10 times full. Thank you so much, Dekar Sensors. I am Tin Kalintas, and I am front row. I think it's more of a responsibility rather than a source of happiness. This is something na gusto ko maranasan araw-araw. Ano eh, para siyang awakening / ultimatum na parang last resort. Na kumaalala ko ng buong buo before pa ako ma-invite sa front row. I'm the youngest, tatlo ko pa. Pero ako yung punang nag-invite. First year college ko ako sa UP Diliman. Habang nag-aaral ako, nag-work na rin. Nagtuturo ako ng sayaw, cheer dance, hip-hop, ballroom. Gumagawa ako ng assignment ng mga klasiko. So in short, naging, kumbaga, maparaan na lang, madiskarte para mabuhay. Yung huli kong work, mababa lang ang sweldo ko. Hindi ko magusto yung ginagawa ko. Tawag sa amin doon is door girl. Door girl, kasi nagabukas ang pinto. Imagine for a UP Diliman graduate na alam kong I can do more. Yun yung pinatulan kong way of training. Yung, hindi ko kinakahiya, ganun ko, nabuhay sarili ko. Before ako mag-front row, I wasn't happy. Super duper tired na ako sa ginagawa. Kasi kahit anong effort bakit, kahit anong dagdag income, it's all parang laging kapos. So sobrang sama na loob ng father ko na milestone siya. Tumbalan kami na lahat-lahat. Wala siya ng work, kailangan ng ibenta lahat. I was blaming myself, always. Ano na ako, may tendency to give up on life. Lagi ko lang tinitingnan anak ko. Nag-umuwi ako, so nag-untis ako. Mini-make sure ko lang na buhay kami. Nag-anap ang mag-utangan. Early enrollment ng anak ko. Ang ending, in-orient ako para maglabas ako ng pera para maging part ng buhay. So when I saw front row, nung na-orient ako, tapos nakita ko yung mga tao, kumikita, masaya, walang stress, bumabata. People here tell you, may mararating ka. Your worst failures or your worst situations are actually your greatest blessings. So, there's something different in this environment. There's something different in this community. Yun yung nakita ko sa front row eh. Pero if you're asking if kailan ko naramdaman yung realization na
tama yung ginagawa ko. Marinig ko yung mama ko nag-proud sa akin. So, yun yung isang bagay na pangarap ko, marinig, sa buhay ko. And that's for me, is success. There are essences sa kayo po yung unang tao. Nagtiwala. Sa akin, before front row, tingin ko wala na akong purpose eh. Thank you for trusting me when I did not even trust myself. Thank you kasi nagbago na yung buhay ng family ko. Masaya na kami. Besides sa achievements, kayo yung bumuo sa akin. Thank you. Love you both. I'm Marian Carnacisco and I am front row. Ayan, hello. Nakakaiyak naman, Char. Grabe, yes, na-touch ako dun sa video mo. Nakakadaya. Hello, everyone. Ngayon, grabe yung mga nagko-comment up. Kayo na pa ako nagbabasa. From Kuwait, from Bukidnon, from Saudi. Meron tayo from Ormoc. Hello sa inyo, sa lahat na nanonood. Thank you so much for spending your Saturday with one of our grand uplines of Smarian Karen Asistio. Ayan, so, guys, hello, hello. Currently now sa South, kaming dalawa ni Upline Pinyo. Pero syempre, hindi kami papayag na hindi namin kayo makasama ngayong gabi. So, guys, sa mga nagtatagtag na ng members, sa mga nagyayaya ng mga members, guys, kontakin nyo na sila, yayain nyo na, sabihin nyo, huwag na umuya, huwag na kumain. Training habang kumakain, basta nag-take down notes din. So, maganda yung topic namin for tonight. Actually, ito yata atin yung madalas na ano, no? Madalas na, wait lang, palitan ko yung mic ko. Madalas na, tinatanong sa atin recently, tama ba? Yes, lalo na sa mga nagpe-present dito online and offline. Nakaka-encounter tayo ng mga questions na usually pare-pareho yung mga sinasabi. Diba? Pero sabi nga, it's not what you say, it's how you say it. Pero it matters pa din kung ano yung sagot mo dun sa mga tanong nila. And I'm sure yung mga tanong na to, na hinanda namin ay talagang na-encounter nyo na. At please comment kung na-encounter nyo itong mga tanong na to. Kasi ang topic natin ngayon, Apps, is all about closing. Tama ba? Oo. Actually, guys, ano bang gusto nyo? May tanong kami, Apps, din nyo. Parehas kami kasi ng pag-train. Medyo rekta. So ngayong gabi, bibigay namin sa inyo yung option. Ano ba ang gusto nyo? Ganito? Ganito? O ganito? Kasi yung topic natin all about closing. Meaning, ito yung mga nahahandle natin. Ito yung mga pinagadaanan natin yung mga tanong, mga banat, mga, sorry for the term, mga kaburautan ng mga taong gusto daw yung maman, gusto daw mag-front row, gusto daw makasali, gusto daw makuha yung mga benefits ng kumpanya natin. Pero, ang daming kuda. ang daming mga ano, dahilan, rason kung bakit hindi nila daw magawa o hindi nila mapasok. So, kaya sinabi natin all about closing kasi, guys, kung meron man kayong isusulat na agad sa notebook mo, wag lang yung title ng training, wag lang yung pangalan namin dalawa. When we say all about closing, may tip na agad kami sa inyo. ABC. Yes. ABC meaning always be closing. Yes, pag tayo kumakausap ng tao, dapat tayo ang may hawak ng usapan, tayo ang may last say, kumbaga. Yung mga tipong, kung gusto mo masabi sa sarili mo, nasabi mo lahat sa guest mo, nagawa mo lahat, na nabigyan mo siya ng tamang pag-iisip. So, mali yung pag-iisip nila, Bibo. Mali yung pag-iisip nila dati. Tamang mindset. Yeah. Oo, tamang mindset. Kailangan tayo yung tatapos ng usapan. Kaya minsan yung mga hirit mo na, oh, tapos na, ano yung kill na, mga ganyan. So, always be closing. Yun yung topic natin actually for tonight. Tutulungan namin kayo, tuturuan namin kayo, bigyan namin kayo ng mga advice kung saan pag may mga hirit na mga kagrabihan yung mga guests natin, malalaman natin kung seryoso ba yun, inaalam lang ba nila kung marunong tayo sa negosyo, inaalam lang ba nila kung palaban ba tayo, inaalam ba nila kung aral ka, kung confident ka sa dinidiscuss mo or sadyang nantitrip lang sila. Or may or matanong lang. Masamang tao lang sila na walang magawa sa buhay. Hindi, manghihila ng mga tao nangangarap. So, galit na gigil. Guys, pasensya na ha.
So may hinga na ko, hindi ako nang galing sa jogging. Paalala lang po. At ilang araw na lang. 30 days na lang po mga anak na ako. Pinapractice mo na. Grabe guys, isipin nyo, imbes na magpahinga si Apps Karen, eh talagang yung commitment para mag-training, eh talagang nandito at very present all the time. Lalo na sa ating training ngayong gabi. So, thank you so much, Apps Karen, na you're here kahit na ilang days from now, eh malapit nang lumabas. Malapit na ang iyong another chapter ng buhay mo. Ayan. Oo nga. Thank you din syempre sa iyo, Ting, kasi grabe ka. Ibang klase ka. Teleporter ka yata, di ko alam. Yung feeling ko may kagibunchin teknika parang Naruto. Yung tipong nasa north ka kahapon, nasa south ka ngayon. Tapos, alam mo yung kung saan ka matigil? Ang galing yun, nakakatawa ang network, no? Kung saan ka matigil? Guys, sino lang dito? Kailangan kong train. Ang galing, no? Di may mga members tayo all over the Philippines, no? Yes. Feeling ko all over the world din. So, pag dumating yung mga panahon na kailangan natin mag-online, kailangan meeting, may training, meron tayong, ano, meron tayong satellite. Ah! Meron tayong mga ating haba! Ganun. So, thank you, Ting, kasi ibang klase ka, kahit matraffic, kahit grabihan, you find ways talaga din. Kaya idol kita eh. Grabe, idol kasi ka-relate natin sa topic natin na we find ways, dapat tayo ang makahanap ng paraan para ang kausap natin eh gumawa ng paraan kaysa magdahilan. Sabi nga nila, either mabentahan tayo ng tayo ang magbenta sa kanila ng reason bakit nila kailangan mag-join, bakit nila kailangan gawin yung business, bakit nila kailangan to sa buhay nila, or tayo ang bentahan nila ng rason. Rason, oh, with a Z. Kayang bentahan nila ng rason kung bakit hindi nila kayang gawin yung business. Okay? So, kayang always be closing kasi dapat na sa atin yung last say tulad nyo ng sinabi mo kanina, Apps. And may mga nanonood dito ng mga bago. Eh, Apps, inviting pa nga lang yung minamaster namin, locking the schedule, tapos may closing na agad. Yun yung maganda kasi advanced na tayo. Kumbaga, soon in time, mag-close ka din naman. Soon in time, kakausapin mo din yung invite mo after ng orientation. Why not pabilisin na natin ngayon? Para habang bago tayo, malay mo, di ba, Apps? Minsan si upline, medyo hindi makapag-online agad. Or medyo si upline, late. At least, ikaw, alam mo na kung ano sabihin. Diba magugulat na lang si upline na close mo na yung deal. Ang sabihin mo na lang sa kanya, Apps, okay na, it's over. Pay in na sa akin pala. O, di ba? Sarap pa kayo ganun. Tama, tama. So guys, ano bang gusto nyo? Naghihintay ako ng sagot nyo eh. Gusto nyo ba paligoy-ligoy tayo? Gusto nyo ng derechahan? Gusto nyo ba ng labasan ba ng sama ng loob? Or, ganito kasi yun guys, actually, prangkahan lang tayo ha, rektahan lang. Yes. Talagang makaka-relate sa training na to yung mga nag-i-invite. Makaka-relate sa training na to yung mga tipong nahindihan na, na-reject na, yung pinangakuan na ng langit, lupa, pati impyerno, sa araw ng pag-join, hindi dumating. Yung mga tipong, yung mga ganon. So, mas makaka-relate yung mas marami nang nai-invite. Pero kung bago ka pa nga lang, sabi nga ni Epstein mo, congratulations, kasi bakit? Parang ganito yan eh. You are a soldier going into battle. Ang isang soldier, hindi naman pwedeng pumunta ng battle nang nawalang training, nang hindi nakapag-prepare, nang hindi nakapag-exam. Parang ganun nun. So, you are now going for battle, going to battle as a soldier fighting for your dream. Ha? Yeah! Saluting! Yeah. Ang talino ko na dahil, Char. So, kidding aside, ganun yung magiging approach natin kung bago ka pa lang, 1 day old, 2 days old, nakasali mo pa lang kanina. At least, hindi ka ligaw na bata na kapag binanatan ka ng guest mo, makamadamay ka sa kanya. Sabi nga nila, okay lang na mag-invite ka ng 10 negatibo, ikaw positive, basta paglabas nyo, ikaw pa rin positive, at 10 negatibo, okay lang. Kaysa naman sa 10 negatibo yung guest mo, ikaw positive, tapos lalabas kayo, 11 na kayong negative. Na-duplicate. Nadaha, ikaw ang nahawa. Mali. Tayo ang nanghahawa. Hindi tayo ang nahahawaan. And the only way para hindi tayo mahawaan, eh kailangan maprotektahan mo yung utak mo from all the negativities na pwede nilang ibato sa'yo. From all the, anong tawag ito? Rejections, the... Objections. Ang mamaliit. Violent reactions. Mga ganyan. Mga ganyan na pwedeng ibanat sa'yo. So, in short, lax protect kayo. Corny. You have to protect yourself. So take lock, protect. Yeah. Ganun. Ay, pasok lang yung produkto. Yeah. Happy, guys. Happy, happy.
Kasi yung train, yung topic, mapipikon tayo eh. I'm sure meron sa utak mo na nakangiti ka na lang, pero yung sa invite, yung sa utak mo, pag tanong ang tanong yung guest ng mga, minsan di mo alam kung may matanong, o kaya paulit-ulit, parang di niya nagigets, or slow lang talaga siya, tapos nakangiti ka, hindi mo sa utak mo hayop na to. Pag sinagot ko ba lahat yan, mag-join ka ba talaga? O talagang may matanong ka lang? Di ba? Kaya medyo... Minsan na sinasabi ko na agad yan eh. Lalo na pag negative. Yung tipong, alam mong hindi ka matinong kinakausap, sir, pag sinagot ko ba yan, sasali kayo? Baka mamaya, maubos lang yung oras ko sa'yo, tapos, ibablock mo pala ako. Alam mo yung ganun. So, yun yung mga topic natin ngayon, guys. So, ganito gagawin natin. Meron kaming na-prepare ni Upstin nyo na ilang mga questions kung saan yun yung usually ha, na naitatanong sa panahon ngayon. Ngayon, tama. Don't worry kasi bakit? Pag may mga tanong naman kayo, meron tayong chance para may open up ngayon. Okay ba yun? Para yes. Medyo, ano tawag dito, ano tayo, interactive. Pero bago ang lahat pala, mag-promote muna daw kami. Kala, mga influencer, char. Ayan, guys, add nyo kami sa Facebook. Add, follow, ganyan. Para makita nyo yung mga daily namin, daily habits. Makita na nyo kung paano ba talaga humahata ang isang upline. So, pasensya na, mahaba-haba yung sa akin. Hey, Upstin nyo, Upstin Kalindas. Sa akin, buong pangalan ko po. Okay? Add nyo, follow nyo kami. Para makita nyo yung mga pinagagawa namin. Sabi nga nila, ganito palibutan ka dapat ng mga positibong mga tao eh. Sabi nila kung gusto maging successful, dapat ang mga nakasalamuha mo, nakasama mo, pinapakinggan mo, kinakaibigan mo. Mga kumikita ang mga tao. Mga naghahabol sa mga pangarap nila. Kaysa mga mama, kasama mo sa FB mo, mga puro ang problema, COVID, puro problema, ayuda, puro problema, gobyerno, puro mga pinopost, mga balitang hindi naman kapanipaniwala or kapapakialaman. So kami-kami na, tayo-tayo na lang dapat magkakasama. Tama, mali. Tama. Pero maidagdag. Nakikita ko yun sa mga upline to. Kaya naki-extra lang ako eh. Guys, pwede nyo rin ko i-add sa mga iba't ibang social media. Sa YouTube po, Mapsi Karen. Nakapalo na ako dyan, apps. Pakipalo, subscribe. Ano yun? Like, comment, subscribe. Ganun. Huwag kayo masyado mag-assume ng kung ano man. Starting pa lang po ako sa YouTube ko. Kaya konti pa lang yung subscribers. Ano lang yan, guys? Buntis kasi ko eh. So, pag ano tawag dito? Pag bad trip ako. Ganyan. And then, ano to? Like ha? Sabi nga ako, pag sa like ka, like a virgin lang ako bago pa lang ako dyan. So, yeah. Ganun na let kung pangalan ko or Mamshi_Karen. And then Instagram, Karen Artistyo lang or buong pangalan ko ulit. Hindi ako mahirap hanapin. Buong pangalan lang. Okay, hindi guys? Hindi ka mawawala. Madali ako mahanap. Hindi ako mahirap hanapin. Sabi nga nila, the best ability is availability. I'm always available. You can contact me. Huwag lang po February 22, yun po yung araw ng mga anak ko. Pag ginuloy niyo ako sa araw ng mga anak ko, bahala kayo. Papasok ko yung anak ko sa inyo. So, yun. O, game na tayo, Tin. Let's do this. Bakit nga ba, Apps, ito yung napili natin ngayon? All about closing. Ano yung importance or ano yung aabangan nila at bakit natin ito napili tonight, Apps Karen? Bakit nga ba? Pinasa. Hindi ako, honest to goodness, nung napusapan natin na tenor tayo today, the reason kung bakit natin napili, ako ha, the reason kung bakit nagustuhan ko itong topic na to was, I am seeing all the teams na lahat humahataw. Yes. Na pagpasok ng 2021, para silang mga, anong tawag dito? Pumutok yung mga muscle from 2020. Yes. Kumbaga nung 2020 kasi, lahat na ano eh, starting, adjusting, rebuilding, adapting, mga nag-e-evolve, mga nag-upgrade from online and offline marketing. So, yun yung 2020. All of a sudden, pagdating ng 2021, parang ito yung panahon ko saan na-flex na yung mga muscles. Parang game, fights. Yan na. Focus. Up na. Ito na. Oo. So, napansin kasi natin na lahat ng mga grupo, lahat ng mga members, mapamatagal, mapabago, mapa-leader, mapa-new member, lahat naghahakot ng invite. Lahat may bone, lahat talagang legwork online, offline. So, kaya tinapag-usapan to, kaya nagustuhan natin, kasi ito yung
unang stage, kumbaga, ito yung sinasabak kagad tayo sa paano, ano ang, sa pag-network, pag di-discuss ng ganda ng front row. Alam naman natin kasi guys na sobrang ganda ng front row eh. Tama. Yun nga lang kadalasan, kahit sobrang ganda ng dinidiscuss natin, sobrang ganda ng front row, sobrang lupit niya. Kadalasan tayo kasi yung hindi maganda. Hoy, hindi physical ha. hindi natin siya maano, anong tawag dyan, Tin? Maipaglaban hanggang dulo. Yes. Hindi tayo ma-defend. Hindi natin maipush or maipaintindi yan sa tao kung bakit ba nila kailangan gawin. Kasi ang importante guys, lalo na pag nagpapakita tayo ng business, hindi, huwag mong isipin, sabi nga, people don't care how much you earn. They care how much you care. So, ang pinaka-importante pala sa closing is, ano ba yung benefit nitong business para dun sa tao na mag-join? Paano sila matutulungan ng front row? Paano gaganda yung buhay nila sa front row? So, yun yung challenges natin sa All About Closing kasi hindi mo may iwasan, lalo na pag may perang ilalabas, 14988, marami talaga rejections. Abay, kung libre lang to, wala na, hindi pa tapos yung orientation, di ba, join agad. Diba? Eh, 14988. Ayan na. Lahat ng tanong naglabasan na. Lahat ng objections naglabasan na. Diba? So, kailangan nating maipakita. Sobrang ganda ng front row. Kailangan nating maipakita sa kanila bakit ba nila nito, ito. Kailangan itry. At gano'ng kaganda pag gagawin nila. Tama. So, kaya namin na pag-desisyon na ni Abstain ninyo guys na ito yung maging topic natin to start the year. Baga, ang ganda nga na, ang ganda ng start actually nung taon. From the year starter natin last week at yeah, itong training ni Abs Emil and ni Abs Tard last week, so the beginning. So yun ang kaganda isim namin ni Abs Enyo eh. Ano yung magandang susunod? From the beginning. From the beginning. Okay guys, closing na. Hindi, kumbaga, di ba maghahakot din naman tayo, maghahataw naman din tayo, lahat naman din tayo focus sa buong 2021. E ano ba naman yung simulan mo yung taon mo nang mas hasa ka, mas may pangil ka, mas may angas ka. Alam mo kasi ganito guys eh, tagal namin sa front row, sa tagal ko sa pag-network, tagal namin ni Abstain sa pag-network, napansin namin na lahat naman ng tao may potential. Lahat naman ng tao gustong magbago buhay. Lahat naman ng tao gustong ilaban nila yung mga pangarap nila. Yun nga lang, kadalasan, kahit palaban, minsan, ayun, parang ako talaga pagbuntis. Medyo may pagka... Sige, Apps. Laban mo yan. Nag-isip ko na parang tara di masakit eh. Pero sige, diretsahan. Sabi naman nila, diretsahan daw eh. Tama. Kahit palaban ka, minsan mahina ka eh. I mean, mahina ka. I'm not saying bobo ha. What I'm saying is, hindi mo mailabas, hindi mo maiparamdam sa guest mo or hindi mo maiparamdam sa client mo na seryoso ka sa ginagawa mo dito, na kaya mong ipaglaban yung ginagawa mo, yung negosyo, yung kitaan, yung pangarap mo, yung produkto. Kasi kailangan guys, ganun ka eh. Dapat kaya maipaglaban lahat eh. Tama. So, yun na papansin namin. Parang sa akin, ang sayang man ng pagbabagong buhay sana ng isang member, yung sana laki ng kinikita mo ngayon, laki na ng grupo mo ngayon, laki na ng mga achievements mo sana ngayon, nang dahil lang sa minsan, may hindi ka na nasagot na guest, or minsan na-offend ka ng guest, or minsan, alam mo yun, ikaw yung, ano to, na power, ikaw yung napapaniwala ng guest mo, rather than, siya yung mapapaniwala natin. Tama. Kasi guys, alam nyo, hindi naman kasi tayo sinungaling eh. Hindi naman tayo nag-iimbento. Lahat na sinasabi natin sa isang tao, totoo. From the opening, from the presentation, products, owners, credibility, the awards, the endorsers, the marketing, safety net, the 600,000 monthly, everything is true. Mga yes, resulta ng mga upline, pagbabagong buhay ng mga upline, lahat yan totoo eh. Yun nga lang kadalasan, pagdating sa dulo, pag ikaw na, hindi na, pagdating na sa iyo, parang napanipan yung wala yung 99% ng narinig nung guest mo. Ito malupit, hindi siya sumali dahil sa 1% mo. Mm-hmm. Yung dulo mo. Kaya napakahalaga na kung napakaganda na ng lahat sa front row, dapat makisabay ka, makisama ka, dapat ikaw din. Kasi tandaan guys, ang pinaka tumatatak sa tao, hindi ang simula, hindi ang gitna. Ang pinaka tumatatak sa tao, yung dulo. Paano mo tinatapos?
kung paano mo tinatapos. Yun ang pinakatumatatak. Sa lahat-lahat, is kumbaga sa isang story, ang pinaka-highlight is the last chapter before the end. Eh, ikaw yun eh. Kahit na napakalupit ng trainer, kahit napakalupit ng speaker, kahit napakalupit ng uplines nating lahat na nag-share. At the end of the day, ang sinasalihan ng tao, ikaw. So, hindi nyo pwede sisihin si upline pag hindi sumali si mem, si guest. Kasi ang pinagkakatiwalaan pa din, ang pagkakatiwalaan pa din, ang makakanegosyo niya right after niya mag-sign up is you. Ang sinasalihan ng tao, hindi lang yung front row as a whole. Ikaw bilang magiging upline niya. Ikaw bilang magiging trainer niya, mentor niya. Magiging business partner niya from start till the end of the story of success. Kaya kinakailangan talaga, guys. Ito yung isa mga bagay na kaya mo. Kaya mo. May ano ka. Hindi talent eh. It's not a talent. Is it a skill? Skill ba to? Hindi eh. Kasi sabi nga ni Sir Sam, Sir Sam, sinasabi to lahat. Abs Kirby, Abs Richmond, lahat ng mga grand upline. Kailangan may passion eh. Kailangan maramdaman ka sa pag discuss mo ng negosyo, sa pag-present mo, pag pakita mo ng ganda ng front row. Saka pa yun, lagay nyo guys sa notebook nyo bago tayo mag-start sa mga questions ha. Naalala ko lang, para masabi mo na nagawa mo lahat, para masabi mo na nasagot mo lahat ng mga tanong ng tao, may kailangan kang matanggal, may kailangan kang masagot ng tatlong tanong sa utak niya na hindi niya kaya itanong sa iyo. Hindi ko ito makakalimutan. Ang una is, kakayanin ko ba to? Isa sa mga tanong na nakakapagpabother sa isang client or isang guest or isang na-invite natin is the question, kakayanin ko ba to? So, isa yun sa mga kailangan natin masagot. Pangalawa, usually nasasagot naman yan eh, through sharers during the bomb. Pero minsan kailangan mo pang mag-emphasize. Pangalawa, tutulungan mo ba ako? Which, sasagutin mo dapat yun. Kailangan makita niya na kaya mo siyang tulungan. Kaya kanya mapagkatiwalaan. Pangatlo, kikita ba ako dito? Kikita ba ako dito is already answerable during the bomb. Yes. Pero kailangan tayo pa ma-emphasize yun. So yung tulo na yun. And then, plus itong mga tanong na pwede nilang tanong. If kaya mo masagot lahat yan, plus kaya mong i-emphasize yung sense of urgency na pagsali kagad, kaya mong i-emphasize na may paano ka kagad para sa kanya, kaya mong maparamdam na hindi pera lang habol mo sa kanya, na ang habol mo kumita rin siya, okay tayo dun. Pero yun nga, hindi lang yun yung topic natin for tonight eh. Kasi, ito yung mga tanong na, hindi ko nga alam din kung ano ba to, napapag-tripan ba tayo? Pero Abs, before natin ilabas yung mga tanong, siguro, dugtong ko na lang din sa sinabi mo. Kasi, tama ba ako all about closing? So, kuklose mo yung deal. Yun nga lang kasi, mahirap i-close yung deal pag hindi mo kilala yung kausap mo. Tip ko lang sa mga gusto talaga na maklose yung deal, guys, yung mga nakakausap natin, always listen to them. Lagi niyong i-observe saan sila umuoo, saan lumalaki yung mata nila, saan sila, alam mo yun, yung pag nakikinig, medyo nilalapit nila yung mukha nila dun sa presentation. Kasi yun yung didikdikin mo sa kanila sa closing. Yun yung ipupush mo sa kanila. At ako, important para sa akin, before tayo mag-close ng deal, yung mindset. Yung mindset na, tama ba ako si Pacquiao, before sumalang sa laban, ulit, lagi siyang kinakausap na parang, oh, kaya mo yan, o round 2, round 3. Ako kasi before ako nagko-close, lagi ko rin minamindset yung sarili ko or kinakausap ko yung sarili ko. Ano yung sinasabi ko sa sarili ko? Number one, ito. Pay in yan. Pag upo ng guest, kahit negative yung itsura. Ganun kasi negative yung itsura. Hindi, negative yung itsura. Alam mo yung parang hindi siya mukhang positive yung aura. Diba? Pero siyempre, tayong mag-judge siya ganun, diba? Pero alam mo yun, kahit mukhang positive, mukhang negative, mukhang nakasimangot, nakangiti, pag upo niyan, dapat ang ilalagay mo sa utak mo, pag upo nito, pay in to. Hindi to aalis ng hindi sumasali. Lahat ng sasabihin ko, oo to,
hindi to hihindi, oo lahat ang sasabihin nito. Ako, I tend na i-condition yung sarili ko na yun para at least mas confident ako. Na pag upo nun, ang sa utak ko, sige, lahat ng tanong mo sasagutin ko. Hindi ka uuwi dito nang hindi ka gumagapang pa-uwi. Dapat ganun laging nasa utak natin para alam mo yun, medyo fired up ka. Tapos pangalawa, lalo na pag ang member natin yung nakapag-invite, alay ko nasa utak, hindi pwedeng hindi to mag-pay in kasi first guest niya to or inaasahan niya yung cheque dito, di ba? So yun yung utak ko para at least mas gigil akong mag-close. Diba? Tsaka nasa utak ko lagi, lahat ng tanong nito sasagutin ko. Lahat ng tanong nito kaya kong sagutin. Para medyo mas confident ka. Kaso hindi medyo, mas confident ka. Okay? Tsaka chill lang tayo guys pag sumasagot tayo ng tanong. Huwag tayong G na G. Yung tipong kinaklash natin agad. Eh kasi ganito eh. Ito ganito yun ang ganyan-ganyan eh. Diba? Tulad nga ng sinabi ni Erwin, feel, felt, found. Diba? Feel, felt, found. Dating ko ulit ha. 3F. Feel, felt, found. Kung may sinabi siyang objection, ah, oo nga, alam mo, tama yung sinabi mo. Alam mo, ganyan na ganyan din ako noon. Yun yung feel. Felt. Yan nga din yung naisip ko dati. Pero ito kasi yung nakita ko. Para hindi kayo mag-clash. Minsan kasi, alam mo na, may mood tayo. Siguro, nakulangan tayo sa tulog. Diba? Nakulangan tayo sa bakuna. Mga ganyan. O kaya, iba yung gising natin. Nung nagsabi yung invite na, eh, hirap-hirap, gato ganyan-ganyan. Eh, ano pa eh, ganyan ka mag-isip. Negatibo ka kasi, di ba? Pag clinash natin ganon, hindi na natin makuha yung tao. Always remember, mas importante na manalo tayo, mas importante na ang tao manalo sa argument. Let them win the argument, but you win the person. Kasi kahit manalo ka sa argument, pag hindi mo na-win yung tao, talo ka pa rin. Sabi nga, minsan kailangan mo magpatalo para manalo. With that, simulan na natin, Abs. Ano ba yung tanong? Dami ko natutunan. Nagte-take notes ako. Wait lang. O guys, mag-take down notes kayo ha. Baka ang isulat nyo lang sa notebook nyo yung mga tanong. Kasi yun lang yung slides amen, yung mga tanong. Siyempre, actually, dapat kanina pa kayo nag-take down notes kasi ang gaganda na kagad ng mga advice na nasasabi na ni Abstin nyo. Grabe. Ako, ano yung reminder ni Abstin nyo? Sobrang isulat nyo yun. Mas gugustuhin kong manalo sa puso ng tao. Kasi pag nanalo ka sa puso ng tao, maglalabas ng pera yan. Yan. Maglalabas ang credit card. Oo. Oh, diba nga lumbiro, kaysa naman masungit siya, sinungitan mo pa, may manalo ba? Sabi nga, alam mo, turo sa amin ng parents ni Abscalet nyo, yung husband ko. Lagi ang way daw para manalo sa isang laban. Pag apoy ka laban mo, tubig ka. Oh, hindi ko makalimutan yun. Kasi pang couples, pang relationship din na tip yun eh. Pag apoy yung kalaban mo, tubig ka. Ano man pumapatay ng apoy, tubig. Pag apoy yung kausap mo, tapos apoy ka din, ano mangyayari? Lalong gagrabe yung apoy. Walang nanalo. So in short, masungit yung kausap mo, negative, parang, ano to, mamaalam. Lahat nangyayari ka nalalasan, guys, yan. Especially kapag mas matanda sa yung kausap mo, feel niya, mas may narating siya, mas may alam siya, yung mga ganyan. Mm-mm. Eh di, kalma ka dapat. Ikaw dapat, ano, alam yun, smile. Kasi pag nakasmile ka, actually, smile pa lang, guys, panalo ka na. Practice pero, mo yung sabi, smile mo. Palang panalo ka na eh. Mas pa mapipikon siya. Pero yung nakabusangot siya, mas nakabusangot ka, ano yan? Bunong braso na lang. Tapos, away o gulo? Ha? Away o gulo? Gulo na lang para walang away. Away na lang para walang gulo. Alam mo, away gulo, sira ng buhay. Alam mo yung ganun. Day, at the end of the day, guys, tayo, tama yung sinabi ni Abstin yun. Ang goal natin manalo. Either sumali siya, magiging kaibigan natin. Eventually naman, pa naging kaibigan natin, magsasali. Sasali pa rin yan. Tama. Sasali pa rin yan. Hindi pwedeng ikaw yung mabusit. Okay, ready na kayo? Ready na, guys? Tin, ready ka na ba? Tin na? Oh, Abs, ready ka na sa unang tanong. Pinakabahan kasi ako sa mga tanong. And to think, guys, lima lang yung tanong na prepare namin. Kasi ito yung mga nakalap namin na pinakamadalas na tinatanong sa mga members sa ngayon. Especially nung nag-online na, nung panahon na ng pandemya. Pero huwag kayong mag-alala. Study nyo muna yung mga tanong nyo. Mamaya, pagtapos na namin, tapos, nabitin kayo, hindi bahala kayo sa buhay nyo. Kasi kami, hindi kami nabitin. So okay, nakamedan nyo lang. Kung tingin nyo bitin pa at gusto nyo pang
magtanong ng mga madalas yung mga na-handle na questions. Gusto nyo kung paano namin hasagutin, di i-ready nyo muna. Huwag nyo muna itanong sa comment section kasi hindi pa namin napapansin yan. Okay? Tama. Mamaya na. Kasi baka mamaya yung tanong nyo nasa listahan na pala na top 5B. Di pa ulit-ulit tayo, di ba? So, game. Paano to, Tin? Ako na ikaw, ang magtatanong kayo, Apps. Sabay, oh, wow! UNH, Universe. Hmm. Oh, sap, labas na natin ko ng tanong, Apps. Labas na natin ko ng tanong. Okay, game. Nakabahan ako. Apps, Karen. Yan. Ang if you were, why were you? Di ba? De, ano, guys, ano lang tayo ha, let this be a day. Imaginin mo, magkasama lang tayo. Imaginin mo, we are sitting in a table, nagchichikahan lang, nagkikwentuhan, para mas maging ano din kayo, comfortable during the training. Okay? Kung nagugulat kayo, bakit kami ganito ni Abs ninyo, pain, baka first time nyo parang umatay ng training. Ganito talaga kami. Minsan. Minsan lang pala. Hindi pala barate. De joke lang. So yun, game na tayo? Game na, Apps. We'll make sure na masuli natin yung training natin tonight. Game number one. Apps, Karen. Eh, bakit ako? Ayan. Ako magbabasa ng tanong, Apps. Alam mo, okay naman yan. Contro. Eto ah, comment kayo pag na-experience nyo itong tanong na to. Alam mo, okay naman yan. Kaso, pandemic ngayon, walang pera ang mga tao. Yan, Apps, Karen. Okay. Next. Bolo ka. Eh, ano sa agos nila, di ba, diretsahan? Wala naman sila, di naman nila sinabi na, no, no, pwede yung, sige na nga, diretsahan. Pag ang sinabi ng guest mo, over, ako kasi, guys, depende sa context natin ng kung anong gamit eh. Pag, pagkaharap ko, pag offline, mas madaling sumagot sa mga tanong. Kasi nakikita niya yung facial expression ko, nakikita niya ako sa galaw ko, titigan ko sa mata kasi mahalaga yun guys eh when it comes to dealing with people and gaining their trust and respect you have to look at them through the eyes pag offline mas madali ko na ko-convey however kung ang tanong nyo paano tayo mag-express online I would always choose naka-video call ko kasi kapag yes. Ka-video call ko sa Zoom ganyan nakikita niyo pa rin ako na parang kahit di man kami magkasama nakikita niya ako kung yung sincerity ko, yung confidence with the heart. Yung ganon. Hindi kasi ako masyadong masagot ng mga questions through chat. Kasi kahit tadtadin ko ng emoji yan, hindi mo nakikita how sincere ako sumagot or how happy ako sa pagsagot. Kadalasan kasi iba mga tao. Alam mo yun, kahit gawin mo yung tama, iisipin nila mali. Alam mo yung ganon. So, pag chat kasi, kahit yung simpleng hello mo na masaya ka, isipin nila hello na masungit. Nagigets nyo ba ako? So, if yes, I were sir. You, if you are talking, if you are closing na sa guest mo, sa client mo, better do it nang nakikita ka. Na nagkakitaan kayo. Sige, pero sabihin na natin, whatever means, whatever ways, sige. Alam mo, okay naman yan eh. Kaso pandemic na yun. Walang pera ang mga tao. Usually, ang sinasabi ko, yun ang nga po yung nakaka... Nyari, kausap ko na lang. Kunyari, ganito, video. Through video call. Sir or ma'am. I always call them sir or ma'am. Tutanda man sila sa akin o mas bata. Pero, minsan lang. Hindi per sentence may sir at ma'am. Kasi kada sir or ma'am mo, inaangat mo sila above you. Ang atin lang, with respect lang, pero not to the point na binabaw masyado yung sarili mo. Kasi ikaw pa rin yung nag-discuss ng negosyo eh. Kailangan may respeto pa rin sila sa'yo. Sa una lang ako nagsasabi ng sir at ma'am, ko na kagad yun sa inyo. Okay? Alam mo sir, tama ka naman eh, walang pera yung mga tao. Kaya mas kailangan mag-front row sila. Hindi mo ba na-imagine sir, sobrang exciting kaya kapag yung mga taong nangangailangan matulungan natin. Imagine mo sir, tanongin kita, kayo po ba? May pera kayo ngayon? Wala. Sagot yan. Pag maangas-angas sa sagot yan, meron. Pag honest yan, pag honest, sasabihin yan, wala. Pero minsan actually, kahit meron sinasabi nila wala, kasi inaalam nga nila kung gano'ng ka confident sa negosyo mo. Sabihin niya, paano, Apps, paano pag sinabi niya?
wala, sabi ko. Pero sir, nagustuhan mo. Oo, pero sir, nakikita mo sarili mo na nagagawa mo yung negosyo, na kumikita ka rito, na mangyayari sa'yo, nangyayari sa amin. Oo, di ba? Imagine mo sir, ikaw nga, walang pera, kaya mong gawa ng paraan. Nakitang-kita ko naman sa mga mata mo sir, saka sa'yo, ikaw? Yang so sir ha, pero medyo may pagka-judgmental ako. Kilala ko na kagad ng isang tao pag nakita ko siya. Kahit medyo ko lang sir, ramdam ko pang front row ka. Perfect ka pang front row sir. Eh ikaw nga sir, walang pera, pero perfect ka sa front row, bagay na bagay ka dito. Yung pa kayang ibang mga tao. So, kasi didiretsuhin kita. Alam mo sir, maluwag ang loob ko sa'yo. Kahit na bad trip ako sa kanya, kahit na... nakabusangot siya, ganun. Alam niyo, kahit na mukha siyang criminal, char. No, sir, maluwag ang loob ko sa'yo. Na-imagine kita na maging team leader kita. Na-imagine kita na talagang may nangyayari sa'yo dito. Alam mo, sir, didiretso yung kita. Gusto itang makasama. Mag-front row. At matulungan mo ako, magsama tayo, matutulungan din kita. Hanapin natin yung mga taon na nangangailangan. Napakarami nangangailangan ng pera ngayong pandemic. Pero kaya, alam mo yung totoo, araw-araw, daan-daan ang sumasali. Libo-libo sumasali. Alam naman natin wala silang pera, kaya nga natin sila tutulungan. Parang ikaw, sir. Sana mo kita in-invite. Kaya na mo kita in-invite. Sir, di ba? Kaya ka nga nandito eh, kasi ikaw mismo naghahanap eh. Kaya magtulungan tayo, sir, 27 million ang walang trabaho ngayon. From last year lang to. Ano pa kaya yung hindi pa pandemic, wala nang trabaho. Hindi pa pandemic, wala pang pera. Wala nang pera. Tapos tama. Pasok nyo yung tulad na sinabi ni Arsene, field pound. Saka ako, sir, tanungin kita, mukha ba ako may pera dati? Huwag ka na sumagot, sir, masakit. Totoo, sir, wala din naman akong pera noon. Wala pa nga pandemic, wala na akong pera, sir, eh. Buti nga dumating yung front row eh. Kung di dumating yung front row, sir, baka mas wala akong pera ngayon. Kaya nga kita sir sinasabihan mag-20. Mga ganun mga banat. Mahaba ba yung sagot ko? Kasi grabe usually yan. Pag sumasagot talaga ako ng tanong ng guest, mahaba ako sumagot. Kasi I want him or her to feel na tao akong kinakausap, tao rin akong masagot. Saka pinapa-feel ko sa kanya na kaibigan kitang tinatrato, hindi lang kliyente. Na maluwag ako sa iyo mag-open up. Na pwede akong magkwento sa iyo ng buhay ko. Basta magkwento ka rin ng buhay mo. Parang ganoon. Kami sinabi ni Abstain yung kanina. Saka guys ha, honest to goodness, ang hinahanap ko yung kasing daldal ko. Kapag madaldal ako, tapos madaldal ka usap ko, pay in yan. Pero yung sobrang daldal ko, tapos yung guest? Oo, wala na, oo. Okay po. Buti nga nagsalita ko, okay. Yung iba tumulang, hirap ko eh. Tapos na po. Grabe yan. Thank paano you, Abs. Mas worst case ato. Eh, Katin, paano ka sumagot? Kala mo ah. Alam mo, okay naman yan, kaso pandemic kayo, walang pera ang mga tao. Again, Abs, parang sa'yo, felt found. Ang sinasagot ko dyan, alam mo, sobrang naiintindihan kita. Grabe no, ngayong pandemic, ang dami talagang nawalan ng work. Kaya nga, mas okay din, na-realize ko lang, kung titignan ko yung another point of view, mas okay talaga na may backup income tayo. Kasi, noong 2020 nga, diba, ang dami lang nawalan ng work, ang daming business na nagsarado. So, alam ko, ewan ko kung makikita mo to as another source of income. Backup ba? No, kung maiinaasahan tayo ngayon, relative, asawa, or government na nagbibigay sa atin, di ba? Eh, why not gawin natin yung front row as backup? Alam mo, dati din, yan din ang iniisip ko. Sabi ko, walang pera yung mga tao. Pero alam mo, nung ginagawa ko siya, ang mga tao pala, mas kailangan gawin to. Kasi para kumita sila. Kasi ang tao, na-realize ko lang, pwedeng walang pera. Kasi ako din, wala akong pera. Pero dapat, sabi ko, ang tao, hindi nawawala ng paraan. Kasi kung wala na tayong pera, wala pa tayong paraan, ang tawag doon parang sumpa. Medyo ginagaroon po pera third party. Kasi okay lang tao, walang pera, pero dapat may paraan. Kasi kung wala ka ng pera, wala ka pang paraan, syempre hindi doon sa direkta sa guest ha. Sabi ko sa katakausap ko nakaraan, kung wala ka ng pera, wala ka pang paraan, ang tawag doon sumpa. Kasi ito yung inisip kong point of view. Pwede ko sabihin, wala kong pera. Pwede ko sabihin, pandemic ngayon.
Or pwede ko rin isipin, yun nga eh, pandemic ngayon. Kaya mas kailangan kong gawin. Yun nga eh, wala akong pera. Kaya mas kailangan kong gawin. Eh sabi ko, what if, sabihin natin, sir, mag-join ka. Gawin mo ng paraan yung pang-start, yung 14988 or yung 4,000. Sabihin natin, gawin mo ng paraan. Makuha mo yung product mo, maibenta mo. Ngayon, tanong ko sa'yo, sa Facebook friends mo, isipin mong mabuti. May kilala ka dyan, gusto magpaganda, magpaputi, maging healthy, gusto kumita, gusto ng extra income, nag-aaral, gusto ng extra income, nag-work, nawalan ng work, nagbe-business, nawalan ng business, gusto ng pagkakitaan, OFW, nawalan ng work, or nag-work, gusto ng additional income, may naiisip ka ba dyan? Kung may naiisip ka, sayang. Pwede nating invite yan, pwede nating kausapin. Ako kakausap, ako mag-explain. Ang maganda kasi niyan, sir, isipin mo, kung magawa mo ng paraan, yung pang-start, at ma-refer mo yung mga yan. Tanong ko sa'yo, sir, yung nakita mo, tingin mo magugustuhan nila? Oo naman, ikaw nga, nagustuhan mo eh. Pag nag-join sila, kikita ka? Yes, kikita ka. At pag kumita ka, magkakapera ka? Magkakapera ka, magkaka-income ka. Ito maganda. So kung wala kang pera ngayon at kumita ka sa front row, hindi ba ito solusyon para magkaroon ka ng income? Para magkaroon ka ng pera? Kung iniisip mo, sir, pambayad ng bills, di ba? Meralco, ano pa, tubig, ano pa, renta. Ang isipin mo, sir, tulad ng inisip ko din kasi dati, ito na lang. Pag kumita ko sa front row, at least may pambayad na ako ng bills, may pambayad na ako ng renta, may pambayad na ako ng tubig. Kasi 2 months ago, di pa nga pandemic, problem na natin yan eh. Di ba? Ano ba naman yung gumawa tayo ng permanenteng solusyon sa permanenteng problema? Kung pagdating din naman ng emergency, sir, manghihiram din tayo. Pagbebenta, maggaganto ganyan. Eh, why natabang wala pang emergency? Gumawa na tayo ng paraan. Para at least pagdating ng emergency, ready na. Tanong ko sa'yo, sir, kumita ka ng 2,000, 3,000 a week. 2,000, 3,000 a week. Malaking tulong sa'yo. Oo naman. Eh, paano kung di lang yun? Paano kung 5,000 a week? Malaking tulong sa'yo. Malaking tulong. So, anong gagawin natin, sir? Gagawan lang natin ng paraan. Kasi pag ginawa natin ng paraan, ikaw na mismo nagsabi, may mga plano kang i-refer, ikita ka. E di masosolve yung problema mo na wala kang pera kasi magkakapera ka. Kasi kung di mo ito gagawan ng paraan, sir, tanong ko sa'yo, magkakapera ko ba tayo? Hindi. O, dito na tayo sa magkakapera tayo. Ayun. Pay-in ako. Pay-in ang accounts ba? Guys, sa nabanggit ni Abstinyo, ang pinakamaganda doon is napavisualize niya. Yes. Napavisualize niya yung guest need. Need niya yung pagpa-front row. Tama. Kumbaga, ang nasagot is hindi kung nasagot yung tanong, pero mas na-emphasize. Kasi ang tanong ng tao, di ba, walang pera yung mga tao. Pero actually, kaya niya tinanong yun kasi nasa isip niya, wala siyang mapapasali. Kumbaga, it's another, it's a paraphrase of the question, may mapapasali ba ako? Paraphrase. Parang na-rephrase yung tanong na may mapapasali ba ako? Ibig sabihin nung wala ang pera mga tao eh. Pero, nagets nyo, nasagot ni Abstin nyo yun eh. Coming, ano pa lang eh, from the way na ikaw sumali ka kasi need mo, kailangan mo, eto malupit. Dahil need mo, yung mga taong walang pera, need din naman nila. Tama. Na kumbaga kung makakasali ka, imposible, hindi sila makakasali. Yes. Mo? Actually, itong tanong na to, marami siyang, ano eh, rephrasing. Yes. Marami siyang ganyang tanong din, iba lang ang pagkakabagsak, yung tipong, ano yun? Ano yung tinyo na pag-usapan natin? Uunahin ko ba yan? Wala nga akong panggatas. Tama. Ano yung uunahin ko ba yan? Wala akong pambigas. Pambilang bigas. Yan. Oo. Uunahin ko ba ba yan? Wala nga naman wallet ko. Ganon din yung sagot ko. Paano sinagot ni Austin nyo? Ganon na ganon din na. Opo, ma'am. If I were you, kung ako po sa inyo, ma'am, uunahin ko po talaga to. Kasi ma'am, pwede. Kasi yun yung nangyari sa akin, guys, eh. It happened to me. Kaya kumbaga, feel-felt-on ko yun. Nung na-invite ako sa front row, naghahanap ako na mauutangan kasi pang tuition ng anak ko. Kasi mag-grade 1 siya noon. Wala akong pang tuition. Pero imagine mo ito, 7 taon na ako nagtatrabaho. Wala akong pang tuition. Kung kailan mag-aaral ni anak. Naghahanap ako na mauutangan tapos na-orient ako sa front row. Ngayon, pag tinanong mo ko, ano ang inuna ko? Nangutang ba ako pang tuition ng anak ko? O nangutang ako para sumali sa front row? Ang totoo, inuna ko pa yung pang front row. Kasi bakit? At least, pagdating ko sa front row, pag naging member na ako, yung front row magiging tulay para makapagpasok na ako ng pera. Tama. Makapag-enroll yung anak ko sa tuition fee niya at igay sa lahat para mabayaran ko lahat ng pinagkakautangan ko at hindi na ako mangutang kahit kailan. Tama. Kaya, kung sinasabi niyo sa akin, ma'am, wala kayong panggatas. Ma'am, ano mas mahal? Tuition, gatas.
iba tuition, pero mas inuna ko pa makasali sa front ko kaysa pang tuition ng anak ko. Pwede sabihin sa akin ng guest, eh ma'am, yung tuition, akin, gatas. Pag hindi nakainom ng gatas, ano ko, mamamatay. Teko, yun na nga ma'am. Sabi pala sa inyo, sa akin, edukasyon ng anak ko yung nakasalalay. Yung sa inyo, ang nakasalalay, buhay ng anak nyo. You have to make the right decision, ma'am. Kailangan mo gumawa ng tamang desisyon. Kung hindi, mamamatay anak nyo. Pwede ka mamamatay. Ganun ako minsan, honest to goodness. Prank ako eh. Kasi I can relate. Kasi nga guys, kaya ako nababagsak dun kasi nanay din ako. Tama. Pag-usapang anak, mirror na mirror ako sa kausap ko. Usapang sakripisyo para sa anak. Usapang pag-desisyon para sa anak. Eh, apps, paano pag wala pa akong anak? You have to put yourself in the position na tama yung sinabi niya sa inyo kanina, third person. Third person. Or, yes. Eh, kung hindi, wala ka mang anak, anak ka naman eh. Mm-mm. Makaka-relate pa din. Actually, alam niyo po, kaya ako nag-front row kasi nakita ko pahirap ng mga magulang. Idol ko kayo, ma'am. Dilib ako sa inyo kasi gagawa kayo ng paraan para po sa anak niyo. Ganyan na ganyan din po yung mga magulang ko. Sa akin man, ma'am, kaya ako sumali dito kasi ayoko na pong maghirap yung mga magulang. Ayoko nang ganyan. Yung sila ang nag-iisip para sa akin. Gusto ko, ma'am, ako ang nag-iisip para po sa kanila. Kaya po ko nag-front row. Ma'am, ang hirap na mahirap. Eh, diretsahin kita, ma'am. Meron na oportunidad sa harapan natin. Meron na pong solusyon sa problema natin napakatagal na sa harapan na natin. Don't tell me, ma'am, papalipasin niyo yung solusyon. Ma'am, baka walang sumunod, ah. Andahan mo, ma'am, sabi ng napakaraming tao na successful. Opportunity knocks only one. Eh, ang dami na yan. Minsan tuloy-tuloy na yan eh. Lalo na kapag super negative ka. Eh, hindi naman mawawala yung front row eh. Pwede naman ako ma-invite ulit. O, dyan may emphasize na ngayon yung sense of urgency or positioning. Tama. Na, oo nga, ma'am. Hindi naman po mawawala ang front row. Matagal na panahon na po ito. Aabotin mo po ito ng apo nyo sa bukong-bukong. May ganito. Apo sa bukong-bukong. Pero ma'am, ito yung cut. Hindi man po mawawala ang front row, pero yung oras po nasasayang. Tama. Yung, sabi nyo nga, panggatas po ng anak nyo, diba? Guys, mahalaga yun, ha? Na pag nag-open up yung guest nyo, nakikinig kayo mabuti. Kailangan nyo mapakita sa kanya na you are not just talking, but you're also listening. Kaya dalawa ang tenga, isa ang bibig. Para mas ito nagagamit. Twice to nagagamit, ito kaysa sa bibig. Kailangan pag nag-open up yung guest mo, naaalala mo, from pangalan, to kwento, reason, ba't niya gusto sumali, to ano yung mga kakabother sa kanya, mga pagdududa na iniisip niya, maaalala mo dapat lahat yan. Tapos, ano sasabihin ko? Sabihin ko, ma'am, saan na ba tayo? Ayun, yun doon magiging flow eh. The sense of urgency na ako, ma'am, ilang taon na po ba anak niyo? Gumagatas pa. 7, ha? Nagagatas. 7, nagagatas ko na. 7 months. Ah, 7 months. Akala ko taon. Ma'am, 7 months na po yung anak niyo. Pag hindi po kayo gumawa ng paraan ngayon, paano siya pag 8 months na? 9 months? 1 year? 2 years? Ma'am, paano po nag-aaral na? May isip pa ba kayong ibang solusyon na kaya kayong bigyan ng million-million na malaking kitaan besides po sa front? Kung may nakita na po ba? Wala. Ano ba po pinag-uusapan natin, ma'am? Kailangan nyo sumali, ma'am. Hindi lang to gusto mo ba? Ma'am, kailangan. Yung totoo, ma'am, ha? Kailangan. Hindi po tayo magkamag-anak. Hindi pa po tayo ganun ka-close. Pero, ma'am, yung totoo. Ano eh? Ramdam ko ka, ma'am eh. Ma'am, kailangan nyo to. Wala akong pakialam sa kikitaan ko sa inyo, ma'am. Hindi mahalaga sa akin yung kikitaan ko sa inyo, ma'am. Ang mahalaga sa akin, kumita kayo dito, ma'am. Ha, ganun. Guys, hindi ito, ano ha, paalala lang po. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi namin ito tinuturo sa inyo para lang i-memorize nyo. No. Hindi siya script na tipong aaralin nyo para babagsak nyo sa tao. No. Kaya namin kayo pinagkakatiwalaan ngayong gabi na to. Kaya namin kayo kinukwentuhan na kung paano kami kumausap ng tao. Kasi ganito kami. May passion kami tumulong. May pagmamahal kami sa mga taong nakakausap namin. Gusto namin lahat na nakakita sa front row magbago buhay. We are not teaching you sales techniques. Ayoko siyang tinatawag na technique. Ayoko siyang tinatawag na skill. This is passion.
hindi mo siya mako-convey ng tama, hindi mo siya ma-express o mapaparamdam ng tama, kung ang habol mo lang is napakababaw, which is yung sumali siya magka-2.5 ka. Yung sumali siya at magka-1K ka, 2,000, hindi ko alam, 7.5 kung 3 heads platinum ka. Hindi lang yun ang goal. Hindi recruitment agency ang front row. It's the business of changing people's lives. Para lang malinaw, we are teaching you this. We are telling you this. Para doon sa mga member na may passion for this business, na gusto talaga makapagpaputok ng grupo kasi gusto nilang matulungan yung mga tao nila, na gusto nilang maging mabuting ehemplo halimbawa sa mga tao nila, gusto nilang magbago buhay ng mga tao nila kasabay na pagbabago ng buhay nila, para po sa inyo to. Now, if you are watching here just for the sake of the money, you can stop. Right now. Thank you very much. Spice Girl. Kasi, honest to goodness, kahit na magaling ka, kung mali yung puso mo sa negosyo, hindi ka rin magiging successful dito. Makapagpasali ka, oo. Pero hindi magbabago buhay mo. Kasi hindi mo goal bumago ng buhay ng iba. I just want to remind you or say this to you as early as now, kahit question number one pa lang. Kasi I don't want you to misunderstand. Misunderstand. Ba't namin ito tinuturo? Tsaka, sana ma-appreciate nyo yung tuwala na ibinibigay namin sa inyo. Ayoko, especially abstain nyo, malupit abstain nyo mag-close ng super. Kaya nga sobrang excited ako sa topic na to kasi magaling yung katandem ko ngayong gabi. Ayoko siyang magamit sa mali. Na-gets nyo ba yon? Ayoko siyang magamit sa mali. Na gagaling nga kayo lahat. Pero at the end of the day, lahat ng, alam mo yon, mali yung purpose. If the purpose is wrong, then everything is wrong. So sana, pag lahat na mapupulot nyo ngayong gabi, lahat na matututunan nyo ngayong gabi, pag sinabi nyo sa tao na gusto mo silang tulungan, pag sinabi nyo sa tao na sasamahan kita hanggang dulo, sinabi nyo sa tao na gusto mo siyang kumita, panindigan naman natin. Yun yes. Lang naman yung request ko eh. If we can all do that, then we're good. Then we're okay. Kahit ilang tanong pa to ngayong gabi, sige, kahit hanggang sa mga anak na ako, char. Huwag naman, isang buwan pa yun. Ang haba ng training to one month. Kumaga, kahit naabutin tayo ng siyam-siyam ng problema, but as long as you know in your heart na yung purpose mo sa pag-attend ng training na to is for not just your good, but for the good of all your future members. Yun lang naman. Naano ko lang, Tin, kasi yes, apps. May nababasa ako kanina na nagtatag ng mga memo. Oh, ito yung mga technique. Ito yung mga technique para magpasali. Oh, bulahan. May nabasa pa ako para kailangan pala ng bola. So, it looks like as if parang ganun. But, the purpose really is matulungan yung guest or yung client to make the right decision. Tsaka mas maintindihan niya kung bakit ba kailangan niyang gawin. Oo, exactly. Yun lang naman yung purpose natin eh. Na at the end of the day, pag napresentan yung tao, nakausap natin yung tao, nagawa natin yung kailangan natin gawin. Kasi kadalasan alam nyo guys talaga, dito talaga ako nasasayangan. Sometimes kasi once is enough. Sa unang presentation or sa unang pag-open up mo kay front row, kailangan 100% mo na ibigay. Kasi baka hindi na siya magpapa-orient ulit. Alam mo yung ganun? Kasi yun na yun, tatatak sa kanya eh. First impressions last, sabi nga nila. So we have to give our best always. Tagas nyo? Malinaw? Klaro? Yes, malinaw. Like naman dyan. Okay, question number 2 na tayo. Mas Karen! May tanong. Ay? Sino pa matukaga? Sino pa may invite naming lahat ng kakilala ko? Ano? Sino pa may invite namin? Lahat ng kakilala ko, member na. Yan. Yung mga nagtatanong yan, kasi bibenta ko, member na rin si ganito, member na rin si ganyan, dami ng member. Ayan, anong sinasagot mo sa ganyan, apps? Alam, ang sagot ko dyan eh. Pag maganda araw ko. So, depende sa araw. May araw-araw naman maganda araw ko, pero depende kung nakapag-pay o nakapag-coke. Kapag, honest ko masyado ngayon. Kapag gusto ko yung kausap ko, mukha naman siyang matino, mukha ayos kausap. Kasi may mga hindi maayos kausap, di ba? Parang pinag-itripan ka lang talaga.
Pero pag yung mga parang professional, maayos, matured naman mag-isip, mukhang matinuan mang kausap, sinasabi ko na, talaga po sir, nakakatuwa naman. Andahin mo ng kaibigang front row. Niya po ba kayo napapaisip bakit lahat sila front row na kayo na lang yung hindi? Tama. Di ba niyo ba naisip, sir, na the reality is, if everybody in your neighborhood, if everybody in your alam mo yun, community is joining front row, is doing front row, it means ganun po kaganda talaga yung front row. Bakit kayo magpapahuli? Tama. Bakit kayo pumayag na hindi maging part ng isang bagay na lahat na pala ng tao nag-join o ginagawa? The next question niyan, syempre pag inupat ko yun, nasasabihin sa akin, paano pa ako may mai-invite? Sir, tanongin ko ho kayo, ilang percent ng buong populasyon ng buong mundo ang dami po ng kaibigan ninyo? Mga nasa 10 billion po ang tao. Ilang billion mo kaibigan nyo? Huh? Ilang billion ng mga 50? Sir, what's the problem? If only 50 of your friends that you know are part of front row, there's still a lot of billions of people na hindi parte ng kumpanya. Lama. Mas marami po ang hindi kilala. Kakilala ninyo, di ba? Yes. Yung hirap naman kilala ng hindi mo kakilala, sir. Nung pinanganak ko ba kayo, kompleto na po yung Facebook profile nyo? Puno na po yung friend list? Hindi. So, lahat naman ang kaibigan natin ngayon, kinilala natin, di ba? Tama. Maubos man ho lahat ng kilala nyong kaibigan, di kumilala lang ho tayo ng mga bago. Mas maganda ngayon ho, sir, matutulungan pa kayo ng front row maging friendly. Dami yung friend. Kasi, alam mo, sir, nakakatuwa ka. Inaalala mo na yan. Pwede bang unahin natin alalahanin anong package kukunin mo? Yung package mo na, sir. Saka pag-usapan kung paano mo gagawin yung negosyo. Saka, sir, nandito naman ako eh. Tingin mo ba papayag ako na hindi ka kumita? Tingin ko papayag ako na wala kayong ma-invite? Siyempre, hindi pwede. Tutulungan kita, sir. Tuturuan kita. Huwag ka mag-alala. Anong package kukunin mo, sir? Kasi, hindi mo naman problema yung package kasi hindi yun yung tanong mo eh. Platinum po ba? Isa, dalawa, tatlo. Yun yung kapag maganda yung gising ko. Pagpangit. Kasi sino pa ma-invite namin? Lahat ng kakilala ko, member na. Ilan po yung friend list nyo sa Facebook? 5,000. Lahat po yan, front row na. Hindi pa ho. Sabi nyo lahat, front row na. Ito si sir sinungaling. Pero bawal magsinungaling sa front row. Honesty lang tayo. Ilan lang yan? Ilan lang yan, sir? Konti pa yan. Kapag chinek ko yung friend list mo, ma-invite ko pa nga yung mga yan. Sige ka, sir. Pag di ka sumali, ako mag-i-invite ng mga kaibigan mo. Pili ka, sir. Member ka, tapos kausapin natin lahat ng mga kaibigan mo. Madadami ka, kikita ka. Ikaw ang tuktok nila. O hindi ka sasali, ako mag-i-invite sa lahat ng yan. Ikaw ang under nila. Pili ka, sir. Yun yung medyo ano. Hindi ganun. Rektahan. Pero maganda pa rin yung sagot ups eh. Mapapaisip kayo. Ikaw. Actually, na din yung sagot ko, Apps. Same na same. Ganon din yung sagot ko, Apps. Punta tayo sa number 3, Apps. O sige, number 3, ikaw ha. Sagot lang ha. Kala mo. Tin. Ma'am Tin. Sige po, itatanong ko po sa asawa ko. O, paano mo? Doon mo na sa isa. Grabe naman kung ang dami niyang tinanong, di ba? Doon mo na tayo sa isa. Ma'am Tin, nagandahan naman po ako sa front row. Sige po, itatanong ko po sa asawa ko. Hindi, tanong mo. Sige lang. Hindi. Ang dami na, ang dami na ka-relate, no? Pag in-orient mo na mag-asawa, laging itatanong sa asawa. Ako depende kung babae or lalaki. Pero pag ganyan, hindi ko agad kina-clash na ikaw na invite, ikaw na orient, dapat ikaw mag-decide. Ang sinasabi ko dyan, sige sir, maganda yan, tama yan. Kasi alam ko, na pag gagawa ka ng isang desisyon, kailangan itatanong mo sa partner mo. Pero ikaw ba, sir, nagustuhan mo? Let's say, wala yung wife mo or wala yung husband mo. Nagustuhan mo ba? Gusto mo siyang itry? Gusto mong gawin? May mga plano kang i-refer? May mga plano kang i-invite? Okay, ngayon, sir, ganito. Medyo bibigyan na kita ng konting heads up. Hindi siya sinasabi kong negative. Hindi siya sinasabi kong ginadudge ko. Kaso, majority kasi ng tao na pagkunento mo to at hindi nila nakita yung nakita mo, tendency is, lalo na pag may money involved, aayaw agad sila. E tanong ko sa'yo, sir, or tanong ko sa'yo, ma'am,
pag ayaw ng wife mo, ayaw ng asawa mo, ayaw mo na rin ba? Pag sinabi niyang, oo, eh tanong ko sir, parang unfair naman yun. Kasi hindi naman niya nakita yung nakita mo. Para mong sinabing, nakita mo ng dalawang mata mong sinaksak yung isang tao, tapos kwento mo, sinabi niya hindi sinaksak, tapos naniwala ka doon. Ang sa akin sir, mas maganda, dalhin mo dito. Mas maganda mo orient. Mas maganda makita niya yung nakita mo. At pag ayaw pa din niya, then fine. Kasi at least, nakita niya yung nakita mo. Pero pag hindi niya nakita, mas maganda sir, na mas mag-decide kayo pag parehas niyo nang nakita yung presentation ng front row. Tsaka kung ikaw mismo nagsabi na ikaw nagustuhan mo sa sarili mong desisyon, maganda, dali mo na lang siya dito para parehas yung gawin. Kasi at least, parehas pa kayong kikita. Yun yung aking sagot pag itatanong sa asawa. Kasi, maiba kasi na, minsan sinasagot ko din na, tawag dyan, maganda sir ganito, or maganda ma'am ganito. Nagustuhan niyo or hindi, kung hindi ka pala nakadepende sa sagot niya, kung kahit pala ayaw niya, igagawin mo pa rin, gawin mo ng paraan. Kunyari, babae, kasi minsan ang babae, umaasa sa lalaki, tama? Ng pera. Kasi, tatanong ko sa asawa ko sa kanya, kasi ako manghihingi ng pera. Sinasabi ko, tama yan ma'am, pero dapat may backup ka. Kasi paano pag ayaw ng husband mo? Hindi, ayaw mo na din. Pag sinabi niya, hindi, gusto ko pa din, o gumawa ka ng ibang paraan. Kasi alam mo ma'am, ang babae, iba pa rin pag may sarili tayong income. Tama ba ako, may sarili kang family, may mga gusto ka rin bilhin. E minsan, kung sino yung nagbibigay sa bahay, minsan siya yung may last say. Di ba, minsan ang daming sinasabing ganito, sinasabing ganyan. So ma'am, iba pa rin ang babae pag may sariling income. Tsaka tanong ko sa iyo ma'am, di ba yung husband niya nag-work ngayon? May mga anak kayo, ilan ba yung anak niyo? Tanongin natin, tatlo, apat, lima, isang dosena. Diba, isang basketball team, diba? Eh, ito, ma'am, wala naman sanang mangyari. What if, let's say, mawalan ng work yung husband mo? Siyempre, wag naman sana. What if mawalan ng work? What if may biglang emergency? Diba, kikilos ka din? Diba, gagawa ka rin ng paraan? O, yun naman pala, ma'am, eh. Kung pagdating ng emergency, tulungan mo din yung husband mo, gagawa ka din naman ng paraan. Why not? This time pa lang, tulungan mo na siya. At saka, tanong ko sa iyo, ma'am, ikaw ba? Kung tingin mo yung ikaw kikita ka dito, makakatulong ka sa husband mo, magugustuhan ba niya soon in time or hindi? Di ba magugustuhan din niya? So, yun yung sinasagot ko pag itatanong sa asawa. Either, nasabihin kong dalhin yung asawa niya, or, pag na hindi naman siya nakadepende sa sabihin ng asawa niya, gumawa siya ng sarili niyang paraan. Gumawa pa rin siya ng backup. Ayun, apps. Same. Ito, pag sa asawa, ganun. Hey guys, take note yun, especially yung ano ah, regarding sa emergency. Sobrang lakas nun. Naggagawa ka naman din pala ng paraan pag may emergency, ba't kailangan meron pa mag-emergency pa? Ano ba naman yung may pera ka na bago pa magkaroon ng emergency? Tama. Sobrang last nun. Guys, may mga nagko-comment din eh. Paano pag itatanong ko sa jowa ko? Ikaw, absakto. Ang totoo niyan, guys, mas madalas kong sasagot yung itatanong ko sa asawa ko. Paano sinagot ni Absin, ganun din ako sumagot. Iba ako sumagot kapag itatanong ko muna sa jowa ko. Pag ganun, eh kasi, ganito kasi yan, may kwento din ako dyan eh. Nung na-invite, nung nag-member kasi ako sa front row, mga 1 week akong member, may partner ako nun. Tapos pinapili niya ako, front row or siya. Buti na lang, praise God, buti na lang may nakapag-attend na ako ng NDO nun eh. O medyo, ang pinili ko, hindi pala medyo, ang pinili ko front row. Isang linggo pa lang ako sa front row. Pinaglaban ko na yung front row sa lahat ng mahal ko sa buhay. Kasi nagdesisyon ako, sumali ako sa front row, di ko pinaalam sa partner ko noon, sa family ko. Wala akong pinaalamanan. Kasi gagawa rin naman ng paraan ako eh. Ba't pa akong papaalam? Tama. Ganito ang sinasabi ko. Pag-usapang asawa or jowa or parents, pag tatanong muna sa kanila, lahat ko sinasabi, pwede po bang malaman bakit niyo po itatanong sa kanila? Diretsahan lang, mama, ha? Sa kanila po ba kayo kuha ng pera? Kasi, alam ko sa sarili ko na pag ikaw nagpaalam ka sa iba, it means hindi sa sa'yo manggaling yung paraan or yung pera, malamang sa kung kanina ka magpaalam. Tama, mali? Aasa ka sa'yo. So, ganun ako na, tatanong mo sa jowa mo, bakit? Tanong, sa kanya manggagaling yung pera? Parang chismosa lang yung peg. Hindi naman ho, papaalam ko lang. Ha? Kasi alam mo, diretsuhin kita. Jowa pa lang naman kasi yan. Hindi ko naman sinasabing hindi siya pa yung forever. Kaya lang, honestly ha. Parang gano'n na rin. Na-offend ako kasi nanay ako eh. I can't imagine my son making a decision
based on his girlfriend na nakabase sa jowa niya. Medyo hindi ko maintindihan yun bilang magulang. Na bakit ang magde-desisyon para sa'yo, eh, jowa mo pa lang naman. Okay lang sana kung asawa eh. Kasi this is a family business. This is a family business talaga. Kung gagawin mo, mas maganda gawin din ng asawa mo. Pero kung jowa mo pa lang naman, bakit kailangan sa kanya yung gagaling yung desisyon? Eh, total, di naman pala sa kanya yung gagaling ang pera. Diretsuhin kita ha. Ikaw, ganun na ganyan. Ikaw ang nakakita, ikaw ang naka-attend, ikaw ang naka-intindi, ikaw ang nakagusto. Pag hinindian ba ng jowa mo, ayaw mo na. Kasi totoo ha, tanungin kita. Sismoso talaga yung peg. Seloso ba yung jowa mo? Medyo po. Naku, alam ko na sagot niyan. Hindi yan. Aayaw yan. Bakit naman po? Seloso eh. Seloso eh. Negosyo to eh. Kakausap ka ng tao dito, kakaibigan ka ng mga tao dito eh. Mamaya lahat pag seloso niyan, baka pati ako ha. Wow ha. Nadidiretso yung kita. Ilang taon ka na ni? Ni talaga, ilang taon ka na ni? 19 po. 20. Oh my God. Take this as from me as an ate na lang ha. Mas maiintindihan ko pa kung itatanong mo sa parents mo. Kasi I'm sure, tanungin kita. Tanungin kita, sagutin mo ko na maayos ha. Pag tumita ka ba dito sa front row, kanina mo itutulong yung pera mo? Sa magulang ko po. O yun, exactly. Mas maiintindihan ko pa kung i-open up mo to sa family mo, sa parents. Kaya sa kung papaalam mo sa jowa mo. Parang ang sakit naman yata noon na pag humindi yung jowa mo, hindi na magbabago buhay mo? Saka teka, nung pinanganak ka ba kayo na? Tandaan mo, ang unang mga tao sa buhay mo, magulang mo. Mas again, girl mas bababa na, maging girl na. Diba? Again, girl. Close na kami. Sis, ganyan. Sis na. Chami-chami na. Again, sis. Again, girl. Kung gagawin mo naman to para sa parents mo, hindi na mahalaga kung alam ba na jowa mo. Saka bibigyan kita ng advice ha, kung hindi man yan, magalit man yan, magselos man yan, iwan mo na lang. Huwag kang papayag na ang pagganda ng buhay mo nakadepende sa jowa mo. At pag pinipigilan ka ng jowa mo, pag gumanda buhay, mas iwan mo yan. Kasi kung walang plano yan sa pagganda ng buhay, ba't yan ang partner mo ngayon? Tama. This is just me bilang an ate ha. Hindi ko kilala yung jowa mo. Pero, tanungin kita, sumakto ba ako? Yeah. Magigisimis na kami. Mga 5 minutes to 10 minutes, actually, ate, yun totoo. Yan. Yeah. Mas matutulungan ko siya. Tandaan nyo, wag nyo makalimutan yung sinabi ni Arsene kanina. Kailangan nag-o-open up sa atin. Kailangan nagkukwento yung guest. Mas nagkukwento, nag-o-open up, mas close kayo, mas makakatulong ka. Ako, ang goal ko talaga, pag nag-closing ako, magkaibigan kami. Mas makakatulong ka pag nag-o-open eh. Ayun man kapag jowa. Eh, paano apps kapag matanda na? Matanda na yung guest. 30 plus, nagpapaalam pa sa jowa. Ano yung alam yung totoo? Tinatanong ko kung ilang taon na sila. Ilang taon na kayo together? Ano, ma'am? Iba sagot ko pag maaga pa eh. Iba ang sagot ko kapag, iba yung continuity ng flow ko kapag matagal na. Grabe, sobrang spoon-feeding tong training na to. Tama. Literal to ah. Point by point ah. Parang may flow chart. Pag 30 and above, tas ang sagot, ma'am, actually, 10 years na po. Ha? 10 years na kayo? Engaged na kayo? Ganun mo kalkal, walang alumbiro. Pero kasmile ako para pwede siya mag-open up. Hindi siya hindi maiilang magkwento. Actually, ma'am, po, 10 years na po. Ready ba po nagpo-propose eh? Pero, tingin mo naman kayo na habang buhay. Sorry ha, kung nagtatanong ako kasi kung totoo yan, bakit mo ipapaalam sa jowa mo? Kundi mo ganun pa rin, kundi mo pa naman asawa. Pero 10 years na kayo. So, pwede naman ipaalam sa kanya. Pero, tanawin kita. May pa na naman kayo mag-asawa. Ganun ako kapraka, grabe. Ganun ako mangyalam. May plano naman kayo mag-asawa? Wala pa po. Ha? 10 years? Girl, ha? Mag-isip-isip ka na. 10 taon na kayo, wala pang plano sa'yo. Diyos ko ka. Baka mamaya. Papaisipin ko muna na ano. Ano kumbaga tinitidang ni Jowa. Wala pa lang plano sa'yo yan. Masirap na. Tapos isinasaalang mo yung future mo sa kanya.
alam mo, didiretsuhin kita. Mas maganda may sarili kang pera. Mas maganda ikaw. Yun, habang di pa yung kasal, may mga napupundar ka na. Habang di pa yung kasal, nakakabawi ko ng mga magulang mo. Habang wala pa kayong anak, wala pa kayong, di pa kayo nakatira sa isang bahay. Iba pa rin kung may sarili ka, ha? O mamaya, iwan ka lang yan, nganga ka. Oo nga, mami, kasi siya may trabaho, ako po, wala. 10 taon na kayo, mag-jowa pa lang kayo. Nagsakripisyo ka na kahit ikaw ang walang trabaho. Opo, ma'am, kasi seloso po siya. Gusto na sa bahay lang ako. Alam mo, ako, honest, pumipitik ako dyan eh. Ayoko kasi ng inequality eh. Ayoko nakakarin ng inequality sa relationship. Gusto ko, pantay-pantay ang responsibilities, pantay-pantay ang kaya magawa ng babae at lalaki ng partner. So, pumipintig ang tinga ko dyan. Ha? Pero di ba graduate ka ng college? Siyempre, nakausap ko na kanina. Di ba graduate ka ng college? Mm-hmm. Opo, ma'am. Tapos hindi ka pinatrabaho? Opo, ma'am. Eh. Bakit nasa bahay ka lang? Seloso po eh. Bakit mo sinunod? Ayan na, apektado na ako dyan. Sobra. Bakit mo sinunod? Paano ka tumutulong sa parents mo? Yun na nga po, ma'am. Eh. Di po ako nakakapag-abot. Eh, but that's a different story na. Ibang klase na ako magbigay ng advice pag ganun. Para na akong ano, Joe DiMango na Rapi Tulpo na Papa Jack. May chanko matching Vicky Morales, ganun. kasi ganito yan eh. Again, I will reiterate this within the night during the training. We have to treat our clients not just as clients but as friends. In a short period of time na makausap natin sa kanila, we have to build that rapport, that friendship. Para sa alam mo yun, malinaw na malinaw sa kanila, you just mean well. Gusto mo lang sa kanila maging maganda yung maging resulta ng buhay nila. Kaya pati yun, pag na-open up yun, kasalita ako. Ikaw, ano mo, balik tayo sa front row, maya-maya ha. Pag-usapan nga muna natin ikaw, di ka ba nang hinaya? Maganda ka naman yan. Maganda ka naman, matalino ka naman. Hindi ka naman gagraduate ng kolehiyo. Ganun-ganun lang. Bakit binigay mo ng ganun-ganun lang? 10 taon na kayo. Lalalala. Saan kayo papasok yung kahalaga ng may sarili siyang pera? O diretsuhin kita. Paano pag naghiwalay kayo? Paano ka? Pero ito talaga, ilang taon ka na palang walang trabaho, di nag-aabot sa magulang mo. Paano sila? Mas mahalaga yung jawa mo kaysa mga magulang mo. Kapal mo na mukha mo. Sorry girl ha. I'm putting myself in your shoes. Bilang anak ng mga magulang mo, bilang babae, kapababae mo, nahihirapan ako. So, ang bigat bigla ng halaga ng front row sa buhay niya. Na parang pag hindi siya nakapag-front row, paano magulang niya? Ano na yun? Ibang bigat, ibang grabe. Deepest way, kung deepest way agad. Kapag jowa, ano naman apps kapag matanda na tapos bago-baguhan lang? Dinadiretso ko. Hindi ko pa alam sa jowa mo, matanda mo na, may sarili ka namang utak, may sarili kang decision. Decide for yourself. Decide for yourself. Because guys, just so you know, I'm 30, turning 34 next month. So, pagkaidaran ko, wala, for me ha, pagkaidaran ko, 25 and above, 30 and above, you're super duper independent na eh. Hindi ka na dapat nakarely sa desisyon ng ibang tao. Tama. Kahit nasabi natin, apps, nakatira pa daw po kasi sa bahay ng mga magulang niya. Exactly eh. If you are 30 plus, tapos ang buhay pa sa'yo, mga magulang mo, there's something wrong. Diba? There's something wrong. If you're 30 plus, tapos ang nagdidesisyon para sa mga gagawin mo sa buhay, magulang mo, it's not disrespect eh. Apps, kapag di ko sinunod, para kung di sila nire-respeto, hindi. Independent ka na eh. You can make your own decision. Tama. You're supposed to. Oh, Englishera tayo tonight. Nagets nyo ba? Hindi yun sa kinukonvey ko sa mga kausap ko. Filter found pa din. Ulit-ulit na filter found. Apps, paano yan? Ako. Kayo, ikaw bilang member, bata ka. Kausap mo, mas matanda. Paano mo may mirror? Yun yung usually na tanong din eh, kapag hindi nila experience. Hindi pa nila pinagadaanan, hindi pa nila na-experience. Yeah. Ako nga walang jowa eh. Baka sabihin, bira ko. Na sinasasabihan ko siya magmaniwala sa, ay magmakinig sa jowa niya. Eh di, pag
tingin mo hindi ka mukhang makaka-relate, eh di gamitin mo yung kwento ng applicant. Yes. Third party. Mentor mo. Then, makaka-relate na makaka-relate, guys. Guys, tandaan mo. Kahit sobrang baliktaran ng sitwasyon ng mundo yung bumiron kayo, at the end of the day, meron at meron pa rin kayong pinagkapreho. Una, pare-parehas tayong anak. Pare-parehas tayong anak ni God. Pare-parehas tayong anak ng mga magulang natin. At pangatlo, pare-parehas tayong may pangarap. So, kahit ibang-ibang yung background, meron pa rin tayong pagkakapareho. Yes. Papasok ka din niya. Ah, ano yung pangatlo pala? O, Tin, ikaw doon, itatanong ko muna sa parents ko. Itatanong ko muna sa parents ko. O, pag sinasabi kong ganyan, usually, apps, pagbata din, tsaka may edad na. So, pagbata, usually, mga 17, 18, 19, mga ganyan, di ba? Itatanong ko muna sa parents ko. Like, kung sinasabi again, okay yan. Actually, maganda nga yan kasi itatanong mo sa parents mo. Ako, ganyan din yung ginawa ko nung una. Minimirror ko. Tulad nung sinabi ni Apps Karen kanina na ipuput mo yung situation sa kanya. Ipo-personal mo sa kanya na alam mo, tama yan kasi ilang taon ka pa lang. Pero, sasabihan na kita. Siyempre, pwedeng hindi ganun maging okay sila kasi una, pwedeng concern sila. Pangalawa, alam mo naman ang tao pag narinig yung gantong klaseng business, ganito agad yung sinasabi. Tsaka pag hindi nila nakita yung nakita mo, probably or there's a possibility na hindi nila magustuhan. Ang sa akin, kung itatanong mo sa kanila, walang problema. Pero mas maganda makita nila para mas maintindihan nila. Pangalawa naman, pag ayaw makita, like kung sinasabi na itatanong mo sa parents mo, paano pag ayaw nila? Gagawa ka pa rin ba ng paraan? So yung minsan, iba sinasabi, opo, gagawa pa rin ng paraan. Ayun naman pala eh. Maghanap ka ng ibang backup mo. Dapat meron kang plan B, plan C, just in case hindi pumayag yung parents mo. Kasi ako, yun yung nangyari sa akin. Hindi talaga pumayag yung parents ko. So, nire-relate ko sa akin. Ngayon, third, pinyari, paano pag hindi sila pumayag, ayaw mo na rin ba mag-join? Opo eh, kasi ano eh, ganito ganyan eh. Pero ikaw nagustuhan mo. Opo, nakita mo makakatulong sa kanila. Opo, nakita mo, pwede mong masagot yung tuition mo, pwedeng hindi ka na humingi sa kanila. Opo, o yun naman eh, kung tingin mong makakatulong sa kanila, ba't ka magde-depend sa isasagot nila? Kung ikaw nagustuhan mo, tsaka aminin na natin, ang dami naman natin ginawa, hindi natin pinaalam eh. Like kung sinasabi, nagka-boyfriend ka na ba? O nagka-girlfriend ka na ba? O sabi natin sa boyfriend, nung sinagot mo ba yan, tinanong mo pa sa parents mo na sasagutin mo yan? Or sinagot mo na lang? O di ba sinagot mo na lang? Yan nga, hindi ibibigay yung pangarap mo eh. At pangarap para sa parents mo eh. Hindi mo na tinanong sa kanila. Ito pa kaya na ibibigay yung pangarap mo tsaka pangarap para sa family mo. So, yun sinasabi ko. Ngayon, pag medyo may edad na, sabihin na natin mga 30. May mga ganun ko eh. Mga 30. Itatanong ko pa sa parents ko. Diba? So, ako sinasabi ko sa kanila, lalo na pag medyo may edad na, sir, ilang taon ka na nga ulit? Ah, 30s. Akala ko kasi mga 20s. Kasi usually, ang nagsasabi sa akin yan, medyo bata. Pero okay lang, sir. Mukha ka na magbata. Kaya okay lang. Yeah. Alam, medyo hawing ganun, pero binabasag mo na siya. Diba? Yung tipong, okay lang sir, mukha ka namang bata. Pero kasi mga nagtanong yan, 18, 19, pero walang problema dyan. Pasok ka pa din. Pero alam mo, sa akin sir, isipin mo, we're not getting any younger. Ilan taon na tayo? 25, 30. Sa akin, siguro naman, meron na tayong sariling desisyon. Tsaka, yes, pwede mo ipaalam sa kanila, pero at the end of the day, dapat ikaw mismo, meron ka sariling desisyon. Kung ikaw nagustuhan mo ba? Gusto mo bang itry? Gusto mo bang gawin? Ayun naman pala eh. Kung gusto mong gawin, gusto mong itry at alam mo makatulong sa parents mo, what's holding you back para subukan? O usually yung pera. O yun, babalik na naman tayo sa gawa mo ng paraan. Ganto ganyan. Tsaka ano ba naman yung this time naman tayo yung gumawa ng paraan para makatulong sa family natin. Sabi ko, like kung sinasabi, ang dami nga natin ginawa na hindi natin pinaalam sa parents natin, hindi nga nakatulong sa atin eh. What more ito na makatulong sa kanila? Ayun, Apps, yung sinasabi ko, pag itatanong ko sa parents ko, ako, ikaw, Apps, baka madagdag ang ka. Ang unang kong tanong ganito, sige, may tanong muna ako sa iyo, girl. Ano po yun, ma'am? Ikaw ba yung tipo ng anak na pag nag-e-desisyon ka or may mga gusto ka, super supportive yung parents mo? Or ikaw yung anak na kahit anong gawin mo, mali sa paningin nila? Sagot yan. Pag sinabi, supportive naman po sila. Ayan. Total supportive naman talaga. Pala yung parents mo. Sige, paalam mo. Kasi sure ka na masusuportahan ka nila. Kumbaga, I think ang kailangan mo lang is formality.
para hindi sila magtatampo sa'yo, tama? Supportive naman eh. Ako kasi, kabaliktaran mo. Yung totoo, kahit anong gawin ko, ako yung tipo ng anak na kahit anong gawin ko, mapatama. Kahit ang taas-taas ng grades ko, galit sila kasi hindi ako top 1. Kahit na nag-cheer niya ako, nag-CAT officer ako, nag-varsity ako sa table tennis, galit sila. Hindi sila proud, hindi sila masaya. Lahat ng gawin ko, mali sa paningin nila. So, nag-gets ko na yun, na ang magulang ko talaga, magulang. Kaya nung nakita ko yung front row, alam mo yung totoo, hindi ko na pinaalam. Ba't ko pa ipapaalam, alam ko na yung mangyayari. Ako yun na. Ako yun eh. Lahat ng desisyon ko mali sa paningin nila. Maraming magulang naman ganun. Swerte mo, magulang mo, napaka-supportive, pahalagaan mo sila. Pero matanong kita, what if for the very first time hindi ka nila supportahan, ayaw mo na? Gagawin ko rin po ng paraan. Kukunin ko yung sinabi mo ha, tatandaan ko yan. Ayokong makita na, kunyari, for the first time, hindi ang kanila. Biglang hindi ka na paparamdam, hindi ka na mapakita. Walang black-black ha, walang sinsin. Ayoko ng ganun. Maayos kitang pinakasamahan. Professional kitang pinakasamahan. Kapatid ang tinuring ko sa'yo for how many minutes na nag-uusap tayo. Medyo ma-offend ako. Medyo parang hindi ako magiging okay na all of a sudden, magbabago ka sa akin pag ayaw ng mga magulang. Hihelmitan ko na para hindi nagawa ng ganun. Pero kapag yung tipong an sa akin na magsasabi na actually, ma'am, kahit anong gawin ko, ayaw nila. Ba't ba ipapaalam? Ano ka ba? Ba't nung pasisimula ng isang bagay na alam mong pangit ng katapusan? True. Bakit ba gawin yun? Kasi ako, ganun ulit ko ito. Kasi ako, sumali ako, di ko na pinaalam. Nalaman na lang nila, may kumikita na ako eh. Nalaman na lang nila nung wala na ako sa trabaho eh. Nung hindi na ako madaling araw gumigising eh. Nalaman lang nila nung nakikita na nila ako nakakatulog eh. Nagulat sila na kapag stay na ako sa bahay ng matagal-tagal, 6 hours, 8 hours. Kasi nung sinabi ko na wala na ako sa trabaho at nang nagninegosyo ako, doon na lang nila nalaman eh. Kasi una sa lahat, hindi naman sa kanila manggagaling yung pang-join. Ba't ko pa kailangan ipaalam? Okay, saan mo sa kanila manggagaling yung pera eh? Kung hindi, tanda ko na. 25 ako na sumali, guys, ha? 25. For me, nung panahon na yon, dapat lang talaga marunong ako magdesisyon. Pero kahit na ako, kahit siguro 19 ako, 20, 18, eh nung 18 ako, ako na nagbabanat ng sarili kong ito eh. 18 ako, kumikita ako ng pera eh. 18 ako, working student na ako eh. So, kung 18 ako na-invite, ba't ako mo paalam? Ako naman yung kumakayod eh. Diba? Usually, nagsasabi na mga ganyan yung mga humihiram or humihingi or nagpapatulong sa magulang. Pero kung alam mo namang walang maiaabot mga magulang mo, hindi pa paalam. Gawa ka na ng paraan. Yes. Dapat nga mas magigil ka pag walang iaabot yung mga magulang mo. Eh. The fact na alam mo na walang mahuhugot mga magulang mo, the more reasons na dapat ikaw paalam. Kasi sabi nga nila, pag nabuhay na mahirap ang mga magulang mo, nabuhay ka na mahirap, kasalanan ng magulang mo yan. Pero pag namatay kayo mga mahirap, kasalanan mo na yan bilang anak kasi walang ginawang paraan. Ayun. Ganun. Yeah. Inihelmitan ka agad to make the right decisions. Yun ang kahalagahan, guys, ng ma'am. Yun ang kahalagahan ng closing. Tandaan niyan, okay. Ha? Habang, bago tayo mag-next question, guys, ang iinit nyo sa ano, ang iinit nila sa chat box din, nagbabasa-basa ako, pag-usapang asawa, usapang jowa, ang iinit. Kasi uso yan ngayon. Uso yan ngayon, Ops. Laging tatanong. Kaya nga natatawa ko dun sa post eh. Sino dito yung asawa niya gusto siyang magnegosyo? Ikaw na lang inviting ko dahil ito tayo tatanong mo naman lagi sa asawa mo. Paalam ka pa sa jowa mo eh. Pag iniwan ka nga ng jowa mo, hindi naman siya nagpaalam sa'yo. O, pwede nyo ibanat sa guest yan. Pero guys, hindi nyo pwede ibanat sa guest yan ha. Tandaan nyo. Yes. Meron akong laging sinasabi sa mga members, especially mga bago member. You are one screenshot away from your dream. Mm-hmm. Mamaya ng ibanat nyo sa G, lalo na pag-chat, screenshot ka, post ko, ang yabang naman itong front row, hindi pa nga kumikita. Tandaan nyo, iba, kaya usually mas maganda video. Para daw hindi ma-screenshot. Pwede screen record. Screen record naman, guys.
pwede tayong magbasa sa manang loob ngayon. Parang kaya pala kayo nag-enjoy sa topic ngayong gabi. Parang ang dami yung gustong ipagpag. Go lang, walang problema. Pero when we talk to our clients, ayusin nyo. Diba? Kasi grabe, as in ang init nila. O, punta na tayo sa next na tanong. Baka ito, makarelate din sila, apps. Sige, sige. Ito, ano to, simpleng tanong, pero nakakainis pag narinig mo. Ewan ko pag sa mga nagpa-present dito online saka offline. Wala ka nang maibanat. Wala, parang, bumas pa lang yung mga bibig mo para makapag-Q&A, para makapag-ma'am, para makapag-tanong, tinapos niya na. Sabi yan yun, di ba? Yes, hindi po. Sige, sabihan ko na lang si ganito. Kunyari, sige, sabihin ko na lang si Ma'am Karen pag mag-join na ako. Sabihan ko na lang siya. May contact naman tayo, di ba? Sabihan na lang kita. Yan. Sino dito yung naka-experience ng ganyan, di ba? Ang marami. Naghihintay ako ng grabihang mga comment. Ayan. Sasabihin na lang niya pag mag-join siya. Ano, apps? Ikaw muna. Pag ganyan kasi, okay. Sige, sabihin mo sa kanya. Hindi. Kidding aside, pag sinabi niya, sige, sasabihin ko na lang sa nakapag-invite sa akin. Ito naman, pag, again, pag hindi maganda yung gising ko, ito naman, nahayaan ko na. Kasi alam mo yon, parang ayaw na naman makipag-usap. Gusto mo siyang tulungan. Gusto mo siyang turuan. Gusto mo siyang bigyan ng option. Pero ang tao ayaw magpatulong. Minsan, hinahayaan ko na. Pero, subalit, natapwat, ang iniisip ko kasi, kaya kinakausap ko pa rin, kahit ganito, yung nakapag-invite, yung member, yung nahirapan magdala. Sa utak ko, ay nahirapan to magdala. Tawag dito, ang daming nilak, ito lang yung nagpakita. Sige, tsatsagain ko na. Para sa member. Para sa nag-invite. So, kanyari, sasabihin niya, sige, sasabihan ko na lang yung nakapag-invite sa akin, tawag mag-join na ako. Ang sinasabi ko, ah, talaga, sir, ikaw naman, pwede mo na din naman sabihin sa akin. Ngayon, sir, ganito, ano ba yung, bakit, kailan mo ba plan mag-join? Kasi sasabihin niya, sasabihin ko na lang po mag-join ako. Kailan ba yung plan mo na yan na mag-join? Hindi, pag sinabi pa rin, hindi, sasabihin ko na lang pag mag-join ako. May ganyan pa rin eh. Sasabihin ko na lang, sabihin ko na lang, sige ganito, sir, walang problem. Actually, anytime naman, pwede ka mag-join. Kahit nga next year eh. Kahit after 5 years, walang problem. Yun nga lang, since balak mo din palang mag-join, since sasabihin mo kay, kunyari, Ma'am Karen, since sasabihin mo rin pala kay Ma'am Karen na mag-join ka, tama ba ako, balak mo din mag-join? Kasi sasabihan mo siya pag mag-join ka na, tama ba? Ay, pag sinabi niya, oo, pero sabihan ko na lang siya, o ganito, sir. Sa akin, sayang naman. Bigyan mo na kita ng plano. Kasi gusto ko, makita mo rin yung benefit pag nakita mo tong plano ko, yung benefit sa'yo. So again, nire-relate ko sa magbe-benefit sa kanya. Ano yung para sa kanya? Ano yung mangyayari sa kanya? Ano yung benefit niya pag ginawa niya? Ngayon ganito, sir. Bigyan mo na kita ng plano. Saka ako din i-discuss yung posisyon. Diba, sabi mo mag-join ka din. Eto, sir, sayang naman. O itaon nyo na kunyari 15 sweldo. Sayang naman, sir. Kakatapos na lang ng sweldo. Or malapit nang mag-sweldo. Or tawag dito, malayo pa yung sweldo. So depende sa panahon. Lahat dapat sakto. Sakto, sir, tapos na yung sweldo. Sakto, sir, magsisweldo. Sakto, sir, malayo pa yung sweldo. Kunyari. Sakto, sir, kasi ganito, kakatapos ng sweldo. Eh, kanina, ito yung mga kinausap namin. Ito yung invite ni ma'am. Kung sasabihan mo siya, wala namang problem. Yun nga lang, kung balak mo din sumali, ikaw ba, sir, tanong ko sa'yo, mas gusto mo ba na mas mabilis kang kikita? Or medyo mas mahihirapan ka ng konti? Siyempre, gusto niya mas mabilis. O kung gusto mo, sir, ng mas mabilis, at gusto mo rin yung kitaan na part, eto yung plano ko sa'yo. Sa akin, ano bang araw ngayon? O kunyari, sabihin natin, Saturday ngayon. Eh, Monday kasi cut-off natin. Eh, kung sasabihan mo siya mag-join, ako na magsasabi sa'yo. Sasabihan na kita mag-join ng Monday. Kasi bakit? Ito yung pumapasok. O kung mag-join ka din next week, saan mo mas gusto? Dito o dito? Siyempre dito. So, ang pinaka-pinupush ko dyan, yung posisyon, yung plano sa kanya. O kunyari, kasi matagal pa yung sweldo eh. Minsan kasi ang nagsasabi niyan yung wala pang pera. Eh, kasi matagal pa yung sweldo. Yun nga yung maganda, sir eh. Kasi matagal pa yung sweldo. Ibig sabihin, pag nagsweldo, marami mag-join. Ibig sabihin, marami ka na maunahan. Ang gandang timing pag nag-join ka ngayon. Kasi bakit? Ibig sabihin, ikaw yung mauuna. Ikaw yung mag-i-start. Pag lahat ng mga ka-work nyo, eh, sumweldo, eh, di under mo na sila lahat. Eh, since may inaasahan kayong sweldo, o diba sa 30, eh, yun naman eh.
anong date pa lang ngayon, 16 pa lang ngayon, or 15 pa lang ngayon, o 16 pa lang ngayon, o kung may inaasahan ka ng 30, eh pag ginawan mo to ng paraan, nag-join ka tomorrow, nag-join ka ng Monday, sir, maniwala ka sa akin, baka po wala pang 30, bawi mo na yan, baka kumikita ka na, baka may pending money ka na, o, eh kung sasabayan mo yun, sir, sayang naman, maganda ikaw nang mauna. Kaya kung sasabihan mo siya na mag-join ka, ako na magsasabi sa'yo, sir. Kasi hindi naman yan magsasabi sa'yo eh. Hindi ka naman kukulitin yan. Ako na kukulit sa'yo. Kasi ako, concerned ako sa benefit mo pag nakapag-join ka kaagad. So, yun ang sinasabi ko. Pag sinasabing, sasabihan ka na lang. Pag sinabi pa rin, hindi, sasabihan ko na lang, sabihan ko na lang. O sige, sir, bahala ka, mag-ingat ka. Pero before ko sabihin yun, ginagawa ko yung best ko. As in, 100% lahat ng butas, eh, papasukin natin para lang maiswak na mag-join siya agad or huwag niyang sasabihan. Bigyan mo siya ng deadline, maklose mo yung deal. Pag sinabing, sasabihan na lang kita pag mag-join ako sa kanya. O kaya tinatanong ko, ano ba yung nag-hold back sa'yo, sir? Minsan kasi pera, mai-invite. Again, itatanong, lalabas na lahat dyan ng tanong eh. Nanganganak yan ng tanong. So maganda doon sa mga yon, yan, mag-i-invite, pera, itatanong sa ganito. Dapat may mga bala ka na naka-ready. Ayan, apps. Ikaw ba, apps? Pag sinabi sa'yo, ah, sabihan ko na lang. Pag mag-i-invite ako. I'm sure, apps, na-experience mo yan, tama ba? Sobrang daming beses ko na na-experience yan. Nung una, ito honest guys ha, parang hindi nyo na kami tularan. Yung mga pagkakamali namin nagawa. Nung unang mga panahong bagong member pa lang ako, maikli ang pasensya ko. Grabe. Pag inanyan ako, alam mo, sabihin ko na lang. Alam mo, sabihin ko na lang. Kasi ang mindset ko, ganito din dati eh. Hindi ko alam kung tama, feeling ko mali. Kasi hindi ko nadugtungan. Ang mindset ko dati, okay lang pag di ka sumali kasi napakarami namin kinakausap na guest araw-araw. Mindset na hindi ko sinasabi ha. Pero may kulang doon eh. Yung una mong sinabi, which is, siyempre, ang halaga ng guest na yon kasi in-invite yun ng member. Yes. So, nung bago ako, maikli ang pasensya ko sa mahirap kausap ng mga guest. Honest lang ha, para lang alam nyo. Kung ganyan din kayo, huwag kayo mag-alala, di kayo nag-iisa. Dumaan ako dyan. Ayoko kasi ng mahirap kausap. Parang ginajudge ko kagad, ng guest ka palang mahirap ka ng kausap, paano pa kaya pag-member na kita? Kaya lang kadalasan, kaya pala sila ganyan, kaya pala sila may wall, either wala silang pang-join, dalaanin na lang nila sa pride nila para hindi matapakan. Yung tipong, pakita nila mukha silang may pera na kahit wala naman talaga. Hindi, alam mo yun, pride ego. Lalo na pag lalaki. Lalaki tapos matanda. Hindi sa lahat ng boys, hindi ko na lahat. Pero may mga ilang mga guests na lalaki tapos mga matatanda, yung mga daddy-daddy look. Hindi nila kayang aminin na wala silang 15,000. Na kahit magsakan mo ng lower packages, kahit di nila kayang aminin na wala silang kahit 4,000. So rather than aminin nila na wala silang issue sa pera, na may issue sila sa pera, tatapos na lang nila kagad yung conversation, no, yung usap mo, para hindi na lang nila ma-open up. Maraming ganun, mapapride, may ego. Sobrang ilang libo na ito na-handle ko na ganun. Pero kasi, hindi pwede eh. Again, always be closing. Kapag naniwala ka sa sinasabi niya na yan, hindi ikaw ang nag-close siya. Tama, ikaw ang nag-close sa'yo. So, ang ginagawa ko pag ganyan, nyari, kakaupo, offline, kakaupo pa lang. Alam mo yung, hindi kayo nagkamay. Hindi pa panahon ng COVID. Hindi man lang kayo kasi dapat may handshake, di ba? Prior to COVID, we always start the conversation with the handshake and kamustahan. Yeah. Kilala, di ba? Yung tipong kakaupo pa lang, malinaw na sa akin, sabihan ko na lang yung nag-invite sa akin pag mag-join ako. Yung mga ganun, hindi mo alam kung nasa yung adik or bagong gising. Yung mataas na kaganan eh. Sige. Yan kaganan yung mataas. Okay na yan. Okay, malino. Kung ako lang ako sabi, hindi naman, matalino naman ako. Mga ganun. Hindi mo alam kung may inunguya pa o ano na yung may isang side lang ng bunga ngayon gumagala. Ano siya yung simpan sa amin sa nang ganbait ko sabi. Yung ganun. Nakaranas ka din ng ganun. Ang dami ko na nasa ng ganun. Yung tipong malaki dyan na atakin. Tapos yung mata lagi na kaganon. Yung gano'n na kayo, ano mo lang, kulang na lang, sinok eh. Pag ganyan, yung una talaga, maikli pasensya ko. Sabihan ko na lang yung member ko, paalisin mo na yan. Dami pang guest na kakausapin, mas matinong kausap. Noong una,
Pero nung tumatagal-tagal, sabi ko, hindi ako gagaling sa pakikipag-closing ng tao kung hindi ko kayang alaman kung paano to mapapa-oo. Tama. So, sinubukan ko na. So, nung ilang mga buwan na ako bilang upline, bilang member, nagmamam na ako ng mga ganun ulit. But feeling ko nga din dahil hindi ko hinaharap, mas dumami. Yung parang pinagtitripan ko ni God. Ah, hindi mo kayang solusyonan to, ah. Hindi mo planong tapatin to, ah. Ulit-ulitin nga natin yung guest ganito. Ano mo yung ganon? Ulit-ulit. Ay ko, lasing ba lahat ng tatay ng alauna ng tanghal, ng hapon? Kasi ganon talaga lahat. Ngayon na sa akin. Yun na lang. Sabi mo na lang ng ganyan sa akin. Yung parati. Sige. Oo, yung hindi mo lang nagbigay ng pangalan. Ang bait-bait mo. Hi po, sir. I'm Karen po. Magandang araw. Saka ganyan yung kamay mo. Magandang araw po. Oh, nakakala. Manino naman sa akin. Saan na lang ako pagod yun. Ay, para sa utak mo. Partukan kita eh, no? Pero syempre, hindi pwede. Kailangan. Paayos ka pa din. So, nung tumatagal-tagal na ako, hinarap ko na. Para lang sa kaalaman nyo, guys. Hinarap ko na. Sige ko, sir! Sige po, pero bago po kayo tumayo, offline, may tanong muna ako, ano mo ng pangalan nyo? Kasi kailangan ko i-take note eh, kasi ngayon po kayo na-invite, ngayon nyo nakita, para malaman ko kung gaano kayo katagal, gaano kabagal ang pag-iisip nyo, pag-iisip nyo mag-join. Kasi sir, sorry ha, ito talaga sabi ko, ito yung una, sabi ko, minomonitor kasi namin sir, base po sa postura nyo, sa galaw nyo, sa ayos nyo, mukha naman ho kayong matalino, mukha naman ho kayong professional. So, syempre, dahil ang titingin namin sa inyo, professional, we want to make sure na yung pag-decision making nyo would be on a professional note din po, sir. So, ano nga ho ulit yung pangalan ninyo? Ako sa akin, mabigay lang sa akin yung pangalan, meron ako susunod na tanong. Pangalan lang. So, in-open up niya, bigyan nyo ako ng pangalan, Bogart. Bruno. Oh, sige, Sir Bruno. Sir, pwede po bago kayo ibalik sa nag-invite sa inyo. Sir Bruno, ilang package po yung kukunin nyo? Kasi total, nakapag-desisyon naman kayo na mag-join kayo. Ang tanong na lang is kung kailan, di ba? So, ilang package po yung kukunin ninyo? Na-discuss na po ba sa inyo lahat ng packages? Huh? Hindi. O sige sir ha, bago ko kayo ibalik sa nag-invite sa inyo, hayaan nyo muna kung i-discuss ko sa inyo yung mga packages po ng front row para sa pag-decision making na gagawin ninyo, malinaw na malinaw, alam niyo lahat ng option. Sir, total profession, ilang taon na kayo sir? 45. Ah, 45? Sisiw na sisiw. Total 45 kayo sir, feeling ko best po sa inyo si 3 Heads Platinum. Didiscussan ko 3 Heads Platinum. Sa isip ko, nagmamagaling ka ha, sasali ka ha. Teka. Magigilang ko yan. Reds Platinum, sir. Maganda. Na-discuss ko na. Kailan, sir? Ha? Nakalimutan niya na yung sinabi niya sa akin na mag-join, na sasabihin na lang niya pag mag-join na siya sa nag-invite sa kanya. Kailan, sir? Bigyan mo ko na ratio. Anong araw hanggang anong araw ka namin hihintayin? Kasi sir, napakarami namin plano para sa inyo, no? Especially sa mga katulad ninyo. Na napakasarap kausap. Na sobrang professional po humarap sa amin. Gustong-gusto namin i-make sure, sir, na maganda po ang plano, nakaready po para sa inyo. Mga kailan po ito? Anong araw po namin kayo unang araw i-expect? Mga mamaya po ba? Bukas? Ito yung sumagot siya. Hindi ako magasalita ulit. Agad siya sumagot. Hindi, sasabihin ko na yung nag-invite sa akin. Oo nga, sir. Sasabihin niyo talaga siya. Kasi hindi pwedeng hindi siyang sabihan niyo. Kasi dito po kung sino ang nag-invite, siya po ang mag-aasikaso. So talaga lamang siya ang sabihan niyo. Ang tanong ko ho, kailan? Tanong ko ho, sir, kailan? Kailan po yung ratio from what day to what day namin kayo i-expect? Pero sir, napakaganda ng plano namin sa inyo. Paplanuhan ko ngayon, positioning. Katulad ni abstain nyo, positioning. Ito po kasi nag-invite sa inyo, alam nyo sa dederecho kayo. Sumali man ho kayo, hindi, yayaman ho ito. Imagine nyo, sir, kilala nyo ba to? Hindi. Imagine nyo, sir, di nyo kilala, pero niyaya kayo. Ganun ka seryoso tong batang to. Ganun kagaling to. Kaya napakaswerte nyo sa nag-invite sa inyo.
Ngayon, total napakaswerte nyo sa nag-invite sa inyo. Mamaximize nyo lang po yung pagigiswerte ninyo kapag naging member na po kayo. Kaya ang gusto natin, mamaximize nyo kagad yung ASAP. Eh, may plan po ito eh. Nayayin mo na ba, Bea, yung mga barangay nyo? Hindi pa po. Mga kamag-anak mo, hindi pa po. Ano pa mga plano mo? Iyayin ko din tapos yung mga high school friends ko ngayon. Ah, talaga, ganun kadami. O, sir, ganun kadami ho ang uunahan natin ngayon. Kailan mo kayo sali? Kakamot mo na yan kasi di na sana kayo. Di na sana kalis. Ganun. Di, ngayon din ako pupayag na maganyan ako. Kasi in the first place, ang mga nagaganyan yung hindi unang nagsalita. Muna kang magsalita. Para hindi ka muunahan magsalita. Grabe yung pasensya, Apps. Hands down. Para na pasensya ko ngayon, no? Ate, wala talaga. Wahan yung sige, ingat. Sa closing talaga, kailangan ng mahabang pasensya, eh. Super. Mm-mm. Nakita ko kanina. Eh. Pag in-open up na, actually, kasi na, actually, Karen, actually, Ma'am Karen, ang kaya sinasabi, sasabi ko na invite sa akin kasi gagawa pa na paraan. Ah, okay. Si sir naman, no? Hindi man lang maamin na lang. Sir, di ba sinabi namin kanina sa presentation? Honest kaming humarap sa inyo. Ang kailangan namin, honest rin sa inyo. Akala ko naman, sir, kung mag-aangas ka, parang isang swipe lang, isang dugot sa wallet, makasali na. Sir, okay lang yan. Hindi ka bawasan ng pagkalalaki. Hindi ka bawasan ng pagkatao. Aminin na wala ko kayong pera. Ano akala nyo sa amin dito? Paano magbabago buhay namin kung nagbago na? Paano magbabago buhay namin kung malalaki na kinikita namin? Siyempre, nagsimula din naman kami, sir. Maliit pa lang. Nagsimula din kami, sir, katulad mo. Alam mo, congrats, sir, kasi may nagawa kang bagay na hindi. Na pinakamahalagang stage, pinakamahalagang part. Yung malaman ko ano yun. Ano yun? Aminin sa sarili niyo wala kayong pera. Tama. Ngayon, sir, dito ko, sir, lalo ko natutuwa sa inyo. Actually, totoo, sir, kanina napipikon ko. Aminin ko na yun, walang halong biro. Aminin ko na yun. Actually, sir, kanina napipikon ako sa inyo. Kasi inaangasan niyo ako. Actually, kanina nga, plano ko nang sabihin sa invite sa inyo, wag na kayong sikasuhin. Kasi ang, sir, sa pagbabago ng buhay, kailangan wala tayong pride. Ano po yan eh, parang panty yan, walang mangyayari pag hindi binababa. Tatawa na siya. Okay ka. Kasi ko, hey sir, totoo. Pero ngayon, nainamin nyo na kaya kayo parang may harang, parang minamadali nyo ho ako, eh dahil wala ho kayong pera, mas magatagal tayo ngayon, sir. Kasi mas curious na ako. Ilan taon na ho kayo? 45, sir? Wala kayo 49.88? Amot ulan. Wala. Yan, porket matanda, may pera. Ilang taon na po kayo nagkatrabaho? 20 years. 25 years. Ha? 25 years na po kayo nagkatrabaho? Wala pa po kayong 49.88? Oo eh. Ano ba ang trabaho nyo? Ayan na, yun na. Nag-open up na. Basta nag-open up na, tapos na yung usapan. Yes. Mag-open up na, tapos na yung usapan. Baka mapaiya ko pa yan kahit lalaki yan, kahit 45 yan. Lalo pag offline, hilig ko yan. Magpaiyak. Hindi kasi guys, Grabe yung pagkakalkal mo ka. People make the right decisions when they realize how important this business is to them. Yes. And the purpose of the closing, the purpose of the ma'am, the question and answer portion, kumbaga, is for us to help them open up and realize. Yun ang purpose ni ma'am. Kaya pansinin nyo sa ilang mga sagot namin ni Abstinyo, mahalaga ang vision, napakahalaga ng planning, ang halaga ng acceptance na wala kang pera kaya kailangan mo nga ito lalo. Mapansin nyo, nakita nyo ba kami na ang usapan parate, pera, 2-5, wala pa nga eh. Wala eh, di ba? More about pagpapahalaga sa oras, edad, pagbabi sa pamilya. Yes. Deepest why, ika nga. Yun ang ma'am. So, may natututunan ba kayo? O puro lang kayo sa labas ng sama ng loob? Ang ganda ng pagkahimay mo sa ano, app, sa sagot dito. Sana na take down notes nila or nakita nila yung paghimay mo ng paghimay, pag ask mo ng questions. Kasi napansin ko sa mga sinasabi mo, nag-open siya pag nagtatanong ka eh. Ang tawag dyan, power of questioning.
na the more na mas marami kang nalalaman dun sa tao, the more na mas nare-relate mo sa kanya kung bakit niya kailangan gawin or paano niya gagawin. At mas na upot mo siya into bakit niya kailangan mag-join. Ayan. Eh, sakto, sakto tong number 3, ay number 5 na question natin. May nabasa ako dito. Apps pa, ano pag ganyang maglalaki nga, invite. Tapos hindi siya interesado daw sa business, pero sa akin daw interesado. May ganito ba bala? Alam mo, pag on the school of 10 years, kung nyo on. Alam mo, bago tayo mag-next question, nakita ko kasi, alam mo yung totoo, dati, ang ituturo ko sa'yo, sige, sabihin mo, kayo na pag sumali. Tapos pagkasali, sabihin mo umattend ng 10 NDO. Ewan ko na lang kung hindi umayos ang katinuan niyan pag nakatin ng 10 NDO. Tama. Kasi hindi lang yung 10 NDO, pakilala mo sa lahat ng upline mo. Emok na lang pag diyan tumino. Pero pag ano to guys ha, pag babaeng member na nilalandi ng lalaking guest ha, huwag naman kabaliktaran, lalaking member, tapos nilalandi ng babaeng guest. Guwapo! Tagad! Ewan ko, di pa ako, nakarinig na ako ng isang ganun. Pero honest to goodness, kidding aside, dinadiretso ko. Sinasabihan ko kagad, pwede bang hindi front row pag-usapan? Pwede bang ligawan ka na lang? Nadidiretsuin ko, magkano laman ng bangko mo? Yeah, ha? Diligawan pa lang, bangko na kagad? Oo, kasi I want to make sure that my partner will be stable enough to provide for me, his family, and my family. For the future family. Hindi ka man jojowa para lang sa panandali ang sarap, di ba? Kaya mo jojowain kasi ini-imagine mo 5 years, 10 years, 20 years, lifetime. Kaya magiging partner mo. Sabihin niya, ang seryoso mo naman kausap. Oo, kasi mukha ba kung hindi seryoso kausap? Nakabastos ka. Ganun ako eh. Ako to ah, as a person. Pero kung ikaw yung tipo ng taon, gusto mong pasalihin siya, sabihin mo, sige, sali ka, attend ka ng 10 training at napamit kita sa 10 mentor ko. Pag kinaya mo lahat ng yon at gusto mo rin ako, sige, ligawan mo na ako. Sili kayo. Gaganda ng mga girls natin. Saka huwag kayo magulat, ganun talaga, kasi mga babae sa front row, gaganda. Tama. Maganda na payaman pa, maganda patakbo ng isip at ng puso. Talagang pang family. I mean, pang jowa. Hindi nga pang jowa eh. Pang forever, pang asawahan. Same thing with the guys. Hoy, tinatiyak po kayo boys, mag-comment kayo. Ang mga lalaki po sa front row, di hamak na mas matured in life kaya sa mga lalaki sa labas. Ang usapan niyan parati would be 5 years, 10 years, 15, 20 years from now. Ang usapan niyan would be pagbawi sa mga magulang. Pag-build ng family. If yung front row member na landi sa'yo is hindi ganyan mag-isip, mag-isip ka. Kasi totoo naman, hindi naman lahat ng front row member matured na. Tama. A reminder, hindi porket nag-fill up ka, nag-sign up ka, eh katulad mo na kami mag-isip. It takes years to be in this kind of mindset. It takes a lot of years and experiences. At kung magjojowaan din naman kayo, kaya kayo nag-front row, tigil-tigilan nyo na. Huwag nyong hilahin ang pangarap ng isa't isa. Huwag nyong sirain, huwag nyong i-defocus ang isa't isa. Unahin nyo muna bawi sa mga magulang nyo. Tama. Family. Eh, apps yung mga upline namin, mga may asawa na, ilang taon na ba kami pare-pareho? Sa ano na yung mga napundar namin sa kumpanya? Sa negosyo na to? Ako nga, 10 taon, o ngayon pa lang 34 na ako. Diba? Yes, apps. Just reminder ha, kasi baka mamaya sisihin nyo pa kami. Si apps, mga, si apps buntis, pwede rin kami, ha? Para sa tayo ng laman ng bangko? Para sa tayo ng yun lang. Ka? Para sa tayo nakabawi na sa mga magulang. Ilang taon na ako mababawi sa mga magulang ko. Ikaw. Bakit ang minamam ko, member? Ayan tayo eh. Naging closing tuloy pang member. Okay. Next question. Okay, game. Hindi kasi ako ma-online eh. Hindi kasi ako peking. Go ask. Ano to? Na-invite sa offline or sa online to na-invite? Kasi ang online, weird sabihin online. Ko if online to na-invite. Feeling ko abs online tapos
napilitan lang. May mga ganyan eh. Yung tipong, ay, hindi kasi ako maano-ano eh. Baka di ko magawa kasi di ako marunong. Parang mga ganyan. Yan yung mga ano, yung mga tipong tuturuan mo pumasok sa Zoom tapos ayaw download, ganun. Hindi sila, ano, hindi daw sila makapasok kasi mahina daw yung signal, mga ganyan-ganyan, o kaya ayaw din talaga nilang aralin. Ako, ganyan ako kasi. Sa'yo man, pero ayaw aralin. Paano mga sagutin yung team? Hindi, para ito sa utak ko lang. Hindi ko ba muna sasagutin. Pero sa utak ko lang kasi, sa panahon ngayon, hindi mo na kasi pwedeng sabihin yung hindi kasi ako techie eh. Hindi sa hindi ka techie, ayaw mo lang maging techie. Depende yan sa kagustuhan matuto. Pero sa utak ko lang yun, syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin sa invite yun. Diba? Hindi kasi ako ma-online eh. Hindi sa hindi ka ma-online. Ayaw mo lang maging ma-online. So ako, ang ginagawa ko, pag yun, ito ang sinasabi ng guest, mas sabi ko, ako nga din po, eh, ganyan din. Kasi sinasabi ko nga minsan, kung wala nga front row, baka wala nga akong Facebook eh. Kasi laki akong probinsya eh. Eh, hindi ako ma-social media. Pero alam mo, sabi ko, lahat naman ng bagay kayang pag-aralan. Lahat naman ng bagay pwedeng aralin. Yung mga courses nga natin, yung trabaho nga natin, inaral nga natin ng ilang taon. Sa mga periodic table nga, inaral natin. Mga cosine, cotangent nga, inaral natin. Nagsunod tayo ng kilay. Sabi ko, nakita ko sa front row na hindi ako ma-online. Pero pag trinay ko na mag-online, trinay ko na mag-Facebook, inaral ko na mag-ano ng Facebook, ng Messenger, ng Zoom, at pwede akong kumita. Sabi ko, pwede naman siguro lahat ng bagay aralin. Tsaka sir, tanong ko sa'yo kung ganito yung pwede mong kitain at ito yung pwede itulong sa'yo. Hindi mo pa ba aralin? Hindi mo pa ba bibigyan ng time para aralin? Siyempre bibigyan ng time, sir. So, totoo lang, ako hindi ako techie, hindi ko nga ito linya eh. Pero like kung sinasabi, hindi ko man siya linya, hindi man ako techie, hindi ko man ako linya, pero linya kasi ng bulsa ko eh. Tsaka pag dumating yung panahon, sir, na kinailangan din natin ng ganito kalaking income, I'm sure, gagawan din natin ang paraan na maging techie. Maraming ang tao, di ba? Pansin mo, sir, kilala mo nag-abroad. Hindi nila linya, hindi nila course, yung trabaho nila doon. Pero inaral nila. Kasi andun yung pera eh, andun yung income eh, andun yung mga katulong sa family nila. Yun na lang din yung inisip ko, sir. Kasi mag-abroad pa ako, maglalabas din ako ng pera, malalayo pa ako sa family ko. Eh ito, pag inaral ko, kasama ko yung family ko, pwede rin akong kumita. Iralin ko na lang to. Kasi kung aaralin ko naman to at bibigyan ko ng magandang income, bakit hindi ko aralin? Ikaw ba, sir? Babalikin tayo, ikaw ba, sir? Kung may possibility na kumita ka, sample na lang, 10,000 a week or 20,000 a month or magkaroon ka ng dagdag income, dagdag ipon sa trabaho mo, dagdag ipon mo yung front row, aaralin mo ba, sir? Magiging teke ka na ba? Mag-online ka na ba? Tsaka hindi naman mahirap mag-online ngayon, sir. May data naman. Hindi naman mahirap maging teke ngayon. May YouTube naman. Tsaka dito, sir, may mga trainings tayo. Tinuturo naman natin yan. Tapos ako pinapakiting all access. Parang ganito, sir. Para ka lang may Facebook. Parang ganito, sir. Yung GCash. Meron tayong Specie. O, ikaw, sir, tingin mo kaya mong aralin? O, kaya naman pala eh. Ay, mapag-aaralan natin yan. Ayun. Tama. Kain ako ulit. Dami ko na ako. Ako nga parami na take down notes sa'yo, Aks, eh. Ay, ang hirap mo take down notes. Ang bilis ang magsalito. Paulit. Eh ano, kung sa akin naman masabi yan, sabi ko, ganito ako sumagot. Ako to, ha? Sabihin ko, ano naman si ma'am? Alam mo, ma'am, hindi ka ma-online, hindi ka ma-techie. Kasi before, hindi mo alam kung bakit mo gagawin. Siguro nasasayangan ka ng oras dati. Ngayon, nakita mo na may pera online. May pera sa pagiging techie. Don't tell me, hindi mo aaralin, hindi mo gagawin. Ma'am, tanungin kita, ano po ang ginagawa niyo sa isang araw ngayon? Para sa mga nag-work, may trabaho ako, 8 or 10 hours. Tapos dahil natutulog, pagka-uwi, ganyan, ganyan, ganyan. Ah, kaya naman po pala kayo di ka ma-online. Ma'am, tanungin kita, yan po ang trabaho ninyo. Gusto niyo po ba yan? Hilig niyo po ba yan? Gusto. Sakto lang. Eh, yan yung trabaho ko eh. Ma'am, tanungin ho kita, inaral niyo ba yan? Oo, di ko nga tuloy niya dati. Inaral ko lang kasi dito ko natanggap eh. Ma'am, tanungin din ho kita, malaki po ba sweldo dyan? Sorry po ah. Nakikichismis lang, gusto ko lang malaman. Kasi laki po ba yan ng 600,000 a month? O medyo mabababa ba? Sabi sa akin, ha? Wala sa kalingkingan, Diyos ko.
May mga mura pa yan, pagigil na gigil. Niwala nga ang 10,000, niwala nga ang 15,000. Pero ma'am, inaral nyo. Tama? Oo. Kahit hindi nyo gusto, binigyan nyo ng oras. Oo. Eh bakit po pagdating sa front row, 600,000 a month? Ang laki ng pwede ibalik. Sobrang dami ang gumagawa. Ang sarap aralin, ang sarap gawin. Wala kayong planong aralin at gawin. Parang may mali, ma'am. Kasing ho ba kayo? Di, seryoso. Ma'am, kasing ho ba kayo? Asat na. Ma'am, yung totoo. Ano ba to, ma'am? Nagbulat lang ba kayo? Hindi pa ba nagsisink in? Nababaguhin ang front row yung buhay nyo? Kaya di pa kayo makapag-desisyon ng maayos? Or di ba malinaw yung discussion? Hindi ba na-emphasize na may 2-5 po kayo kada sales bonus? Na meron po kayong 1-5 kada benta ng produkto? Na meron kayong 1,000 kada package sold? Meron pa po kayong rewards at meron pa yung mga free tours? Hindi po ba malinaw kanina? Naglag po ba yung internet nyo po, ha? Mama, hindi kayo, ha? Naglag po ba yung internet nyo na italo natin yung part na yun, yung 600,000 monthly? Hindi naman, ano, yan. Kasi ma'am, kapag, alam mo, hindi ko maintindihan, mama, ako, dami kong trabahong napatok nung nakita ko yun, ma'am, alam mo, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Kitain ko lang yan. Gagawin ko talaga ang lahat, ma'am. Walang halong biro. Kahit sa ang isla, patapon ng front row, kahit sino kakausapin ko labas, ma'am, kahit na hayop, willing akong i-orient eh. Basta ba may 600,000 monthly eh. Paano pa kaya kayo, ma'am? Hindi mo gusto yung ginagawa mo. Sabi mo, inaral mo lang din naman yung ginagawa mo. Sabi mo, ang liit-liit ng sweldo mo. Nagmumura ka pa kanina sa sama ng loob. Pero, inaral mo yan. Yan, tataa na. Oo, open na yan. Which is ano na naman. Actually, Karen, nagandahan naman ako. Wala lang akong pang-join. Okay? Back to kanina pang mga sagutan. Rewind. Kailangan mo lang mapaamin eh. Sabi ko nga sa inyo eh, yan ay mga paraphrase lang. Yan ay mga rephrasing. Nung mga unang sinabi ko sa inyong tanong lang naman parati ng tao sa utak nila. Yes. Kakayanin ba nila? Ayan. Grabe guys. Ganda ng sagot ni Aps Karen. Talagang antinde. Totoo nga naman na hindi naman pwedeng hindi mo aralin pag alam mo yung kapalit. Sabi ko nga kanina, hindi naman sa ayaw. Hindi sa hindi kaya mag-online, hindi sa hindi techie. Minsan ang tao lang talaga ayaw. Or, tulad nga ng sinabi ni Aps, hindi niya nakakita yung kapalit once na ginawa niya, once na inaral niya. Kasi pag ang tao naman, napaintindi natin yung kapalit, napaintindi natin yung resulta, napaintindi natin yung nag-aantay sa kanya, pag ginawa niya to, pag inaral niya, pag naging teki siya, I'm sure gagawa yan ng way. Diba? So, ayun, sana marami kayong natutunan sa ating training tonight, guys. At grabe pati ako, ang dami ko natutunan kay Aps Karen. Thank you so much for tuning in. Kanina nababasa ko yung comment nyo, may nakita ako, nga nasa ibang bansa, hindi ko salita, pero inaral ko kasi para sa pamilya ko. So, guys, ang gagawin nyo lang, i-mirror lang natin yung sarili natin. Yung sinagot namin is kami yun. So, kung nakita mo na ikaw pwede mong i-mirror yung sarili mo dun sa invite, mas maganda. Kasi what matters most is yung personal touch. Okay? Na hindi mo lang siya basta nasagot, na-relate mo sa'yo. Na-relate mo sa'yo, na-touch mo siya. Diba, lagi nga sinasabi, touch the heart, tickle the funny bone, challenge the mind. Pag ikaw, nagko-closing ka, kailangan matap mo yung mga ganun sa tao para at least ma-realize niya bakit niya kailangan gawin. Bakit siya kailangan gumawa ng action? Bakit niya kailangan gumawa ng paraan? So, sana may natutunan kayo tonight. Ako, nagpapasalamat ako sa mga nandito tonight, sa mga nakinig, sa mga natuto. Sabay-sabay tayong natuto ngayong gabing to. And thank you so much for having us. Abangan natin yung next Saturday na training natin kasi mas malupit yung topic. Mas malupit na naman yung matututunan natin. Napakaganda ngayon 2021. Momentum tayo. Hindi na maawat yung front row. Hindi na maawat yung pag-i-invite. Hindi na maawat yung pag-PS natin, pag-i-invite natin, pag-training natin. So ituloy-tuloy na natin. And let's make 2021 the best year ever, sabi nga ni Sir Sam. So God bless po sa inyo lahat.
Maraming salamat po sa panonood. Thank you very much. And sabi nga natin lagi, humayo tayo at mas lalo magpakarami. Thank you guys. Ayan, sakto. Dumating si Apps Karen. Ayan, baka si Apps Karen may mga sasabihin pa. Apps, baka may sasabihin ka pa, sakto. Eh, talagang tawag dyan, nag-thank you na ako sa kanila. Dahil nanonood sila. At nag-tune in sila. Then, relate ko lang yung sinabi mo na napakaganda na wag lang nilang i-relate sa atin. Wag nilang sagutin lang based sa sinabi natin. Sagutin nila based sa kanila. Based sa personal experience nila. Based sa paano nila i-mirror yung guest sa kanila. Kasi iba pa rin pag may personal touch. Tama ba, Apps? Ano ba yung mga last tips mo sa kanila pagdating sa closing? Ayan. So, ano na pala? Patapos na. Ako, may tanong ako. Kasi nag-enjoy pa naman ako eh. Kayo ba may tanong pa? Ah, na-excite sila bigla. Kayo ba may gusto ba kayong itanong na tanong ng guest nyo? Na gusto nyong sagutin namin kung kami? Or okay na kayo doon? Kaya-kaya nyo na sagutin yung mga susunod? Parang kasi okay na okay din naman sa amin kung wala na kayong tanong. Diba? Parang sagutulog din sila sa sinabi mo, Apps eh. Nag-thank you na rin naman na sila eh. Ayan. Pero if ever lang naman may tanong kayo, this is the moment para magtanong. Wala. Tapos, tinapos na. Ayan, may mga tanong ako lagi. Sige, last three siguro tayo, Apps. Last three before three. We end. Sige, tatlo ah. Ayan. Last three kasi bigla may mga nagpahabol eh. Sige. Yung mababasa ko, ang bilis eh. Ang dami. Guys, pag sinabi nating regarding closing, meaning na orient na to guys ha, huwag kayong magtanong ng hindi pa na-orient. Lacking schedule yun eh. Ibang topic yun. Ang pinag-uusapan natin ngayon is yung na-orient na. Nanggaling na sa presentation, nanggaling na sa table talk, nanggaling na sa BOM. Tapos, ito na yung mga sinasabi nila bakit di sila maka-join. Huwag nyo kaming tanungin ng Apps, paano sila mapapanood ng BOM? That is another topic. Okay? That's lacking of schedule. Ang mga tanong, Apps, ay pag-i-invite. Eh. Oo nga. Eh. Iba yung pag-i-invite, iba yung... Member, eto, Tin. Sige. Sana may mga pangalan kayo. Lalabas kayo sa screen, nakalagay Facebook user. Apps, paano pag yung na-orient, member na sa ibang company? Pagod na daw mag-network. Magpahinga siya. Okay, ano sagot mo? Magpahinga siya. Magpahinga na. Hindi. Member ng ibang company, pagod na mag-network. Pero kasi siguro inactive na kasi pagod na daw eh. Malamang hindi na to active. Kung ano-ano na sinalihan, siguro hindi naging successful. Pagod na mag-network. Well, kung nagpa-invite yan at na-invite, ibig sabihin interested pa din siya. The fact na nagpa-invite siya at nagbigay siya ng time para makinig at yan ang sasabihin niya na nakapag-join na sa iba at pagod na mag-network. Ang sabihin ko dyan, okay lang yan ma'am. Kung ako nasa posisyon mo at ganyan na rin karami ang sinalihan mo, eh yan din ang masasabi ko. Believe nga ako sa'yo, nagpa-orient ka pa din eh. Believe nga ako sa'yo, nakinig ka pa rin, tinapos mo pa rin eh. Kahit na nakapag-join ka na sa iba at walang nangyari, ngayon ma'am ganito. Ano ba, nag-training ka ba dati, win-workout mo ba? Kasi iba't iba yung mga tao na napagod. Pwedeng, una, napagod lang sila, pero join lang naman sila ng join, bilang sila ng bilang products. Pwede yung iba, win-workout naman, yun nga lang, iniwan ng upline, may mga ganon. Pwede yung iba, nagsarado yung kumpanya, yung mga sinalihan. So, iba't ibang factors eh. Maraming factors kung bakit napapagod. Alay ko lang sinasabi, ma'am, kasi ganito yan. Ang networking, pare-parehas lang yan. Parang McDonald's, Jollibee, parehas sina franchising. Pero wala kang makikitang Jolly Hotdog sa McDonald's. Same din po sa Front Row. Yes, networking, pero different marketing, different culture, different owners, different mentors, different products, different profile. So, sa akin ma, kung pagod ka na sa ibang company, tignan mo yung Front Row in a different perspective. Diba? Kung tingin mo naman na yung products, tingin mo maganda. Pangalawa, may support system. Nakita mong maganda yung kumpanya, established, why not give it a last try? Pwedeng yung hindi mo nabawi dyan,
dito mo bawiin. Yun ang sinasabi ko. Pwede yung hindi mo nabawi dyan, dito mo kitain sa front row kasi tulungan ka naman namin dito. Again, depende. Kasi kunyari, sinabi niya, hindi siya natulungan dati. Sabi mo dito, tutulungan ka naman namin kasi may support system dito. Nagsarado yung kumpanya. Sabi mo, ma'am, ang front row po, 10 years na, ang dami ng branch, expanding pa rin, kaka-open lang na mga building natin sa Tarlac. Tingin mo, ma'am, kung ang front row hindi palaki ng palaki, mag-open ba tayo ngayon? Siyempre, hindi. Tapos kunyari, join lang lang join. Hindi naman niya win-workout yung business. Ma'am, kasi ganito yan. Siyempre, nag-join ka lang. Hindi mo naman win-workout. Hindi mo naman inaral. Ma'am, magsasama yung loob mo, ha. Parang sa gym, naglabas ka lang ng pang-membership. Pero hindi ka naman nag-workout, hindi ka naman nag-diet. E di wala rin kahit mag-member ka sa Fitness First, sa Gold's Gym, sa Bakal Gym. Diba? Kung hindi ka naman mag-workout, hindi ka naman mag-sit-ups, hindi ka naman magka-cardio, e din po tayo papayat, hindi rin po natin makuha yung gusto nating pagiging fit. Same din po sa front row. Parang ganito yan eh, nag-enroll ka sa school, nag-enroll ka sa UST, nag-enroll ka sa Lasal, nag-enroll ka sa UP, e hindi ka naman pumasok. Wala kang pinasukan ni isa. Nag-enroll ka lang. Siyempre, hindi po tayo ka-graduate. Same din po sa network, ma'am. Hindi ibig sabihin nag-join ka, nag-avail ka ng package, yayaman ka, nakikita ka na. Kailangan po, wina-workout siya. Give it time, ma'am. Kasi unfair naman na sabihin natin, hindi totoo or napagod na tayo kung hindi naman natin talaga siya ginawa or hindi naman talaga natin siya trinay. So, iba-iba po eh. Depende po sa experience ng tao kung bakit siya pagod mag-network. Ayun. Galing. Tama eh. Same. Yeah, de. Walang halong biro. Kung ano yung sagot ni Tin, yun din yung sagot ko. Same na same. Next question. Apps, paano kapag sinabi mahal daw yung package? Let's just say hanggang bronze, na-discuss na hanggang bronze. Tapos namamahalan pa din. Ako, dun ulit tayo sa part na aalamin ko yung background. Edad, nakapag-work na ba? The older, the better. Kasi pag mas matanda, tapos mas walang pang bronze, mas masakit. Ang katotohanan. Nyari, sir, ilang taong ka na? 49. Talaga, sir? Ilang taon na po nagatrabaho? Naku, Karen, matagal na. 30 years na. 19 pa lang ako nagatrabaho na ako. Sir, 30 years. Mamahalan po kayo sa 4,000? Oo, Kare. Kasi yung trabaho ko, ganyan. Didiretsahin ko na, sir. Alam mo, hindi man tayo magkaano-ano, hindi pa tayo ganun ka-close, pero sana po maramdaman nyo yung gigil ko, yung sana po maramdaman nyo ako, ha? Hindi ko alam kung naiinis ako na nang gigigil na hindi ko alam sir kung ano nararamdaman ko, pero kung ano man 'to nararamdaman ko, sana maramdaman nyo ngayon. Sir, mag-join kayo. Sir, 49 ka na. Wala ang 4,000. May anak po kayo? Oo. Sir, pag yung anak nyo na disgrasya mamaya, na hit and run, biglang may malubhang sakit. O sir, kahit huwag na lang yung anak nyo eh. Ikaw, sir. What if tomorrow, wag naman sana, malaman mo may malubhang sakit ka. Kailangan ng 50 mil ng 100,000, gagawa ka ng paraan. Oo. Tapos sir, yung 4,000, hindi mo magagawa ng paraan. Sir, sorry ha, medyo ko apektado. Medyo ko emosyonal kasi hindi ko ma-imagine na aabot ako sa ganyang edad, sir, nang wala akong pera. Hindi ko kaya. Sir, 18 pa lang ho ako gumagawa na po ako ng pera para mabuhay po yung family ko. At nung nakita ko po yung front row, nakita ko po yung ganda ng opportunity na to, alam mo, sir, ang nasa isip ko, sa puso't isip ko, ang bobo ko pag hindi ko pinatulan ng ganitong kagandang negosyo. Napakawalang kwenta kong anak sa mga magulang ko pag hindi ko pinasok to para makatulong sa kanila. Napakawalang kwenta kong ina pag hindi ko pinasok to para magkaroon ng magandang buhay ang anak ko. At higit sa lahat, napakawalang kwenta ko sa sarili ko kung hindi ko man lang susubukan baguhin ang buhay ko. Eh sir, imagine mo, ganun na ho ako, ganun na kalinaw sa mga mata ko, 25 pa lang ako. Paano pa kaya sa inyo? Sigurado sir, sobrang linaw sa dalawang mga mata mo. Baka hanggang sa kinabuturan ng kaluluwa mo. Ramdam na ramdam mo na sobrang kailangan mong sumali dito. Sir, 4,000, 49 ka na. Wala kang 4,000. Nagwala eh. Last. Pinagis yung mga table. Ano yun? Rawr! The Hulk! Di, totoo! Kahit, alam mo, guys, totoo, pag nanggigil ako sa ganyan, pag
Pag yung tipong taong nakausap ko, gustong-gusto kong sumali, wala, sasaniban ako. Well, actually, dapat parati ka sila saniban kasi dapat may pakialam ka sa lahat na nakausap mo eh. Dapat talaga, tama sinabi ni Tin kanina, ang goal mo mapasali yung tao. Hindi naman para sa iyo, hindi lang din para sa member mo, para yun sa taong kausap mo. Yun ang responsibilidad natin dito, mapakita sa kanila kung gaano kagandang negosyo. Eh ngayon, pag binanat, ang binanat, eh, apps, paano pag ang next question? Ganito. Sige nga, Karen, gigil na gigil kang tulungan ako. Ikaw ba kumikita ka na dito? Yan. Yan ang next question. Eh, apps, bago pa lang kami. Ano sasabihin namin sa kanya? Kahit mag gigil kami ng sobra, lalambot kami sa tanong na yun eh. Alam mo, madali sagot yan. Listen very carefully kung bagong member ka. O ikaw yung tipong 1 day old, 2 days old, one hour old. Kaka-encode lang sa'yo bago ka sinalang dito. Ano mo sabihin mo? Yung totoo, sir? Nakasali ko pa lang. Wala pa po akong kinikita. Bago pa lang ako. Pero sir, ito tandaan mo. Ito gusto ko maintindihan mo. Oo sir, wala pa akong kinikita. Pero sumali ka man o hindi, bigyan mo ko ng mga ilang buwan, ilang taon, magbabago buhay ko dito. Kaya nga sir, ako gigil ngayon sa'yo eh. Kasi gusto ko, total magbabago buhay ko, gusto ko kasama ka. Gusto ko dalawa tayo. Putya, parehas tayong walang pera eh. Hindi pwedeng dalawa tayong walang pera. Ako lang ang magkaroon ng pera, ikaw hindi. Magkakaroon ako ng pera, dapat ikaw din. Magbabago buhay ko, dapat ikaw din. Papayag ka hindi. Ako nga hindi papayag eh. Ikaw pa kaya, buhay mo yan. Narinig ko lang yung buhay mo, sir. Nanggigil ako, paano ka pa kaya? Binubuhay mo yung buhay mo araw-araw. Ako, kwinentuhan mo lang, oh. Sir, kwinentuhan mo lang ako. Gigil na gigil ako. Ramdam mo ba? Kwinentuhan mo lang ako. Nangamak na ako, eh. Ikaw pa kaya, ilang taon mo nang binubuhay yan? Totoo, sir. Wala pa akong kinikita. Huwag akong tignan mo. Sa bakit ako titignan mo? Di naman akong kapaganda ng buhay mo. Ikaw ang magpapaganda ng buhay mo. Tutulong lang ako. Wala, hindi mahalaga kung kumikita na ako, hindi. Ang mahalaga, sir, sa akin ngayon, kumita ka. Kaya akong gigil na gigil sa'yo ngayon, sir. Ilang taon pa lang ako. Nyari, ikaw 19, 18, 20. Use that. Ako nga, sir, 18 pa lang eh. Ayoko na maging mahirap. Ikaw pa kaya 49 ka na. Pambihira. Di ko na nga kaya, sir, madagdagan ng ilang araw pa na hindi naghihirap mga magulang ko. Di ko na nga makita araw-araw na tipong wala kaming kinakain masarap na hindi ko sila madala kahit Jollibee man lang. Lilipas sa mga birthday, lilipas sa mga ano. Nakikita kayo mga magulang ko, loan dito, loan doon, para mukha kaming masaya. Pero ang totoo, lubog na sila sa utang. Sir, di ko na kaya yun eh. Kahit mukhang masaya, hindi naman talaga. Eh, hindi pa rin masaya. Kaya ako, sir, nandito eh. Oo, wala pa akong kinikita, sir. Honest ako sa'yo. Magiging honest ako sa'yo simula ngayon hanggang dulo. Honest ako sa'yo. Pero magiging honest ako sa'yo, sir, diretsahan. Magbabago buhay ko dito. Ay, dadamay na rin kita. Mawa ka ng paraan, sir. 4,000 lang yan. Pero, tingnan mo yung mga mata ko. Yung 4,000 mo, ang pinakamahalagang 4,000 sa tanang buhay mo. Kasi 4,000 na yan, magiging 4 na milyon, 40 million, 400 million. Magiging 4 na sasakyan, 4 na bahay. Magiging 4 na lifetime na bagong-bago buhay ng pamilya mo yan. Pero bahala ka, sir. Buhay mo pa rin naman yan eh. Kahit gigil ako, kung hindi ka gigil, baguhin buhay mo. Na, ako magagawa. At least, sir, di ako nagkulang. Ang mahalaga niya ako nagkulang sa iyo. Sabi ko sa'yo. Marami pa akong yayayain. Di lang ho kayo. Hahanapin ko lahat ng katulad nyo. Pag di kayo sumali sa akin, hahanapin ko lahat ng katulad nyo. Babaguhin ko buhay nila para magsisi ka. Kasi sigurado naman ako, hindi front row pinagdududahan nyo eh. Alam nyo maganda yung front row eh. Dalawa lang yan eh. Either pinagdududahan nyo, ako, o pinagdududahan nyo sarili nyo. Huwag nyo akong pagdudahan, sir. Magbabago buhay ko. Agahan nyo sa bato yan. Kahit saang bato. Pero yung pagdudahan nyo sarili nyo, wala na akong magagawa dyan. 49 years yun ang kasama yung sarili nyo, sir. Kilala nyo na yung sarili nyo. Alam nyo na yan. Ganon. Eh, apps, paano pagbata? On point. Namamahalan kasi walang
walang pera, tapos bata pa. Eh di ganun din. Direktahin ko. Magulang. Usapang buhay nila. Mahirap na kayo mga magulang mo eh. Payag ka ba? Susunod na henerasyon nyo? Kayo ikaw? Ganun pa din. Susunod na henerasyon. Ang ano to? Ang kahirapan na mamana yan eh. Pero, ang kahirapan, napuputol yan. Napuputol ng tao na willing pumutol sa kahirapan. Tama. Huwag kang pumayag na hindi ikaw yun. Dapat ikaw na yun. Ganun, mga ganun pa na. Payin na? Payin na. So ba? Payin na apps, grabe. Lahat, pang matanda, pang bata, pang kahit na sino, grabe yung pagkahimay ni apps Karen. Eto apps last. May umiiyak. May umiiyak daw. Ba't kita pinaiiyak? Di ba babae? Eto apps, last na tanong para ano na natin tong gabing to. Ito. May nakita ko. Ito. Paano pa sinabi ng invite? Okay na sa akin ang makakain 3 times a day. Hindi ko naman kailangan yumaman. Makaraos na araw-araw, okay na. Parang yan yung version ng ano eh. Hindi naman nadadala sa langit. Tama. Eh, lagi na sinasabi sa akin eh. Hindi naman nadadala sa langit. Sino nang sabi sa indalin yan? Kailangan yan iniwan. Tama. Iniwan sa buhay yan. Pero sige, sagutin natin. Paano pag yun na sinabi, ma'am, okay na ako makakain 3 times a day. Hindi ko naman kailangan yung maman. Gusto ko yung term, makaraos lang kami araw-araw, okay na daw. Tin, anong banat mo? Sa akin, wala namang masama kung yan ang hangad mo. Kasi kung gusto mo lang na kontento ka na kung anong meron ka, gusto mo makain ka ng 3 times a day, makaraos, walang problema, walang masama. Pero, hindi rin naman masama na maghangad ng mas masarap at mas maginhawang buhay. Total, isang beses na lang po tayo mabubuhay. Ba't di mo pa sarapan? Okay na sa akin makakain ng 3 times a day? Yes, okay na, pero hindi rin naman masama maging 5 times a day. Diba? Hindi ko naman kailangan yumaman. Oo, pwedeng tayo, kontento na tayo. Pero alam mo, ako din naman kasi ganyan din. Kontento na ako. Pero ang tanong, yung mahal ko ba sa buhay, kontento na? Yung family ko ba kontento na? Kasi pwedeng ako kontento na ako, pero sila, magnagahangad pa pala sila ng mas magandang buhay. Tsaka sa akin kasi, yung makakain ng 3 beses ang araw, yung makaraos araw-araw, sa totoo lang, hindi naman yan pangarap eh. Karapatan yan bilang tao na kumain. Diba? Karapatan yan ng tao na makaraos. So, parang sa akin, tutag, 1 beses ka na lang mabuhay, ano ba naman yung mabuhay ka ng masarap? Ano ba naman yung mabuhay ka na may sakyan ka? Ano ba naman yung mabuhay ka na makuha mo yung mga pangarap mo? Diba? Tulad nga ng sinabi ko kayo na hindi masama yan. Pero hindi rin naman masama na maghangad ka ng mas maganda. Ikaw ba, tanong ko sa'yo, ikaw ba never sa buhay mo na pinangarap ka ng mas magandang buhay? Never ba never mo ba nasabi sa sarili mo na gusto mo rin mag-travel? Na gusto mo rin magkaroon ng mas magandang buhay para sa family mo? Nung may magandang kotse, nung may magandang bahay, nung may magandang income, never mo bang naisip na sana ikaw din? So kung ikaw naisip mo din pala, at ang nag-hold back lang sa'yo, ikontento ka na, sayang naman, total ilang taong ka pa rin naman. Ilang taon ka, 20, 30, 40? Parang sobrang ikli naman ng buhay para doon lang tayo sa sakto lang. Yun ang sinasabi ko, apps. Kumbaga parang hindi ko siya binabasag kasi okay lang, pero like ko sinasabi, hindi naman masamang dagdagan. Kasi minsan sa mindset na yan eh. Diba, parang yung sinasabi na sila, nung iba okay na sa ako sa trabaho ko, okay na ako na nag-aaral ako. Like ko sinasabi, okay ka na dyan. Pero again, okay yan na wala kang tinatapakan tao, na hindi ka nang gugulang. Pero ang point ko, okay yan. Pero hindi naman din masama na dagdagan natin yan at maghangad ng mas magandang buhay. Yan. Ako, sagot ko dyan. Same kay Tin, pero may siguro minsan may nababanggit ako. Again, especially depende sa market na kausap. If I was talking to a working mom, a working father, ang atake ko, ang hasabihin ko would be, okay sa'yo. Okay sa'yo. Tanungin kita, okay ba sa mga anak mo? Kasi, honestly hindi okay sa akin. Dali akong trabaho, girl. Parehas tayo nagtatrabaho.
nagtatrabaho din ako before. Alam mo kung hindi okay sa akin? Yung ginugugol kong 2 oras sa biyahe papunta, 10 hours sa trabaho, 2 oras pa uwi, that's 14 hours na sana nasa tabi ko ng anak. Sana naalagaan ko siya. Hindi okay for yun for me. Ano ba akala nyo, pera lang ang nakukuha sa front row? Hindi eh, oras. Sinasabi mo sa akin, okay na makakain 3 times a day. Tanungin kita, yung kinakain mo ba 3 times a day? Katabi mo, pamilya mo? Tanungin kita, yung kinakain nyo ba 3 times a day? Yun yung gusto nilang pagkain araw-araw? Paano pag ang gusto ng anak mo ngayon, shakies, mabibili mo ba? Paano pag ang gusto niya mamaya-maya, lunch max naman? Paano pag ang gusto niya sa merienda, may Starbucks? Paano pag gusto niya sa gabi, pepper lunch? Sabihin mo sa akin, eh Ma'am Karen, hindi naman po magarbo mga anak ko. Oo, kasi nagtitiis sila, kasi tinitiis mo. Eh paano pag tinanong mo sila, ang gusto pala nila kumain sa Malaysia, kumain sa Hong Kong, kumain sa Singapore? Abibigay mo? Hindi eh, kasi bakit? Makaraos lang kayo, okay na sa'yo. Ayaw mo bang paranasin ang pamilya mo ng mas magandang buhay? Porket ikaw, okay ka? Nakakita ka ng isang magandang oportunidad ngayon na kayang iparana sa pamilya mo ang comfort na hindi mo naranasan nung bata ka? Hindi mo ibibigay? Kapal naman na mukha mo, girl. Sorry ha, please don't get offended. Pero nakakagulat for a mother like me and a mother like you. Hindi kita maintindihan. Kasi ako, nung nakita ko yung front row, wala akong ibang naisip kundi lahat ng naranasan ng mga speaker na yan, ipaparanas ko sa pamilya ko. Kasi yun ang deserve nila. Dahil ako ang anak ng mga magulang ko, ako ang ina ng anak ko, ako ang nakakita, ipaparanas ko sa kanila. I can't imagine na ikaw, okay lang sa'yo na yung mga magagandang mga bagay na yan, hindi mo maparanas sa pamilya mo. Sorry sa term ha, pero ulitin ko, ang kapal naman na mukha mo. Sorry ha. Sorry talaga ako, walang halumbiro. Please don't take it as nagmamayabang ako. Especially nung bago ako ha. Nung bago pa ako, wala pa ako nang meron ng mga speaker. Sorry ha. Wala pa ako nang meron sila. That's why I'm like this. That's why sobra yung kagustuhan ko na makarating din sa sitwasyon nila. Kasi mas masarap yun eh. Oo, may fried chicken sa labas, 20 pesos, 30 pesos. Pero putik, mas masarap ang chicken ng McDo. Ito malupit, mas masarap yung chicken ng mga mamahaling mga kainan. Chicken pare-parehas yun, pero gusto ko matikman ng mga anak ko lahat yun. Gusto ko matikman ng mga magulang ko lahat yun. Pero I cannot give that better taste. Kasi wala akong pambili para sa kanila. Alam mo ang kukunin mo rito sa front row, di naman pere. Ang kukunin mo sa front row, simpleng buhay. That's the simple life. Ano yun? Yung kahit anong gusto mo, kahit anong gusto ng mga ng pamilya mo, kahit saan mo gusto pumunta, kahit kailan, kahit anong oras, kahit anong araw, magagawa mo. Simple buhay mo eh. Hindi ka naman namin tuturuan maging luxurious eh. Hindi ka naman tatrabaho dito para maging mayabang. Tama. Ang goal natin dito maging komportable. Yes. To have lots and lots of decisions, of choices. Yun ang tinatrabaho natin dito, magkaroon na maraming choices. Alam mo kaya yung sinasabi sa akin yan? Kasi yan lang yung merong choices ka sa ngayon. Ngayon nakakita ka ng isang bagay na pwede kang tulungan magkaroon ng marami-marami mga choices sa buhay, hihindian mo. What's wrong with you? Titang-tita, no? Ganyan ako, noon pa lang. Ang sumasagot kasi sa akin ng mga ganyan, usually yung mga tao na sawa ng mangarap. Yung mga tao na hindi sila close-minded eh. Sila yung mga tapong nag-give up na na baka pwede pag gumanda yung buhay nila. Kaya ako triggered kasi ayokong ganun. Ayoko makakita ng tao na buhay pa nga, nag-give up na. Ang pwede lang mag-give up yung patay na eh. Hindi na sila makabawi eh. Hindi na sila makabangon sa manood na araw. Grabe ka kung patay tapos bumangon, di ba nakatakot. Pero pag buhay pa, we don't have the right to give up na mapaganda yung buhay natin hanggat buhay tayo. Kaya tayo buhay pa eh. Kasi dapat lumalaban ka pa eh. Alam mo yun? Yun ang sinasabi ko. Pero kapag ang sinagot sa akin ng ganyan ng bata, ganun din eh. Ikaw okay ka. Kasi ang nagtatrabaho magulang mo.
okay ka kasi katrabaho magulang mo. So, try mo naman tanongin magulang mo, okay pa sila? Inlay ko madalas eh. Natanong mo ba yung mga magulang mo, okay pa sila? Ilan taon na yung mga magulang mo? 60 po. Nagkatrabaho pa? Pinagkatrabaho mo pa? Sorry girl ah, kapal ng mukha mo. Ganun na naman ako. Kapal! Why? Di mo man lang ba naisip na pagod na yung mga magulang mo? Ikaw, 30 ka na, wala, 20 ka na, wala ka malang na itutulong. 18 ka na, wala ka pang na itutulong. Tapos sabihin mo sa akin, okay na kayo makakain 3 times a day? Okay lang sa'yo na lahat ng mga pangarap ng mga magulang mo, hindi nila nakuha? Kasi kailangan ka nilang buhayin? Tama. Eh, ma'am, wala naman po mga pangarap magulang ko. Meron yan, di lang nila kailangan na ikwento kasi tingin nila din nila makukuha kasi pinanganak ka. Eh ano ba naman yung bumawi ka? Total pinanganak ka. Yung mga pangarap nilang hindi nila nakuha dahil pinanganak ka. Eh di ikaw ang magbigay sa kanila. Ano ba naman yun, girl? Sorry ha. Yes, we're talking just about you making 4,000 or you doing 4,988. Pero it is more than that eh. And again, sorry din na sobra akong apektado kasi anak ako. At nanay din ako. I can't imagine yung anak ko na papayag lang sa kung anong nandyan. Walang masama sa magiging kontento. Pero... Ang masama, hindi ka na mangarap. Ha? Ang masama, hindi ka na mangarap. Ang masama, hindi ka na mangarap. Hindi tayo binuhay para maging ganyan lang. We are all children of God. We're supposed to have all the blessings in life. Amen. Antay-pantay tayo sa paningin niya. Pero bakit may mahirap may mayaman? Kasi yung mga mayaman, sila yung nagdesisyon na kung ano man yung ibinibigay ni God, kukunin nila pagkatrabahuan nila, magiging deserve nila. Kaya dyan yung mga mahihirap, hindi na nila inisip na karapatan din nila makuha yun. Ganun. Meron dito din talagang chinat pa sa akin. Hindi po bayag na hindi maitanong. Chinat sa akin eh. In screenshot, chinat, binilugan. Ito daw, ano apps kapag na-invite na ma'am na? Parang second ma'am, ganun. Ginawa ko na po lahat ng paraan pero wala pa din pala. Pero wala pa din talaga. So parang pa-follow up na rin po. Na-invite na, na-press na ma'am, nakauwi na, ano mo yun, na 2 days, 3 days, tapos wala pa rin paraan. How, what do you do? Or what do you say? Ako kasi ano eh, syempre meron tayong work hard and work smart. Meron tayong work hard and work smart. Ngayon, pag alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo lahat, kinausap mo, pinamit mo sa mga uplines, pina-attend mo ng Zoom pending night, pina-attend mo ulit ng BOM, pina-attend mo ulit ng GA, at wala pa rin. For me, siguro dyan na tayo pupunta sa next. Kasi baka mamaya, kaka-follow up natin, kaka-push natin, yung oras na dapat nag-i-invite tayo, naghahanap tayo ng tamang tao, naghahanap tayo ng bagong tao na yun pala yung agila natin, yun pala yung tao na magpapabulusok sa grupo natin, eh, na bigay masyado sa oras na nag-follow up tayo. Sa akin, may time na mag-next na pag ganyan. Kasi, ikaw nga eh, pinakita mo na sa kanya yung pwede mangyari sa kanya. Binigyan mo siya ng pangarap. Ikaw nga nakikita mo yung pwede mangyari sa kanya. Nakikita mong kaya niya. Kung siya hindi niya makita yon, para sa akin, hindi mo na problema yon. As long as binigay mo lahat, alam mo 100% binigay mo. Alam mo naman eh, sarili mo kung binigay mo lahat. Talagang pinakita mo lahat. Talagang dinikdik mo, pinamirror mo, at talagang ginawa mo lahat. I think that's enough. Doon na tayo sa next prospect. Ako actually, yung totoo, hindi ako nag-follow up. Ako. Ako to ha. I'm not saying wag nyo din gawin. Pero ako kasi, I have this mindset ever since na gagawin ko yung best ko habang kasama ko siya. Habang kausap ko pa siya. Kapag ginawa ko na lahat, nasabi ko lahat, I can truly say to myself na, okay, 100% na yon. Tapos, nagumawa na siya ng paraan, tapos hindi pa rin siya nakagawa ng paraan. Matagal na ako nag-next. Tama'y sinabi ni Tin. Right after ko siya kausapin, nag-next na ako. Next na kagad yun. Tama. Kasi, yun yung step one, guys, eh. Kung gusto mo malaman kung tamang tao yan, dapat kaya niyang sumali. Yun yung unang-una eh. Yun yung unang-unang step eh. Para malaman mo if tamang tao. Marunong gumawa ng paraan. Tama.
Kasi ang member, ang tao na kayang gumawa ng paraan, kayang yumaman. Pero ang taong hindi kayang gumawa ng paraan, magmumukmok, magmamaktol, magmamakaawa, ikaw ang uutangan, yung mga banat na total kumikita ka, libre mo naman ako. Wah, magulang ko nga, hinayaan kong gumawa ng paraan pagsali dito, kayo pa kayo, hindi ko naman. Tandaan nyo guys, ha, kahit ano nakuha na madali, hindi papahalagahan. Okay lang naman sila mahirapan eh. Pero pag nakasali sila, mga tamang tao na yan, kaagad. I mean, may chance sila na sila yung mga agilang matagal na natin hinahanap. Pero pag yung tipong pagsali pa lang, nawawala na kagad ng gana, ayaw na kagad. Eh di, hindi! Eh di, next! May invite naman ulit yan eh. Malay mo sa'yo, may member mo mag-invite, pwede rin sa iba. May invite at may invite yan hanggat di gumagawa ng paraan. Gagawa siya ng paraan kung kailan niya tanya, kung kailan panahon niya na. Pero mahalaga, nilahat mo nung nakausap mo siya, at nakapag-next ka agad. Tama yung sinabi ni Tin, kapag hinintay mo pa yan, ikaw ang mababagalan, ikaw matatagalan. Hindi naman nila hawak yung mga goals mo, hindi dapat sa kanila nakarely pagputok ng network mo. Kaya kung tutuusin, di mo talaga dapat hinihintay yan. Bakit? Sinabihan mo positioning, sinabihan mo hahataw kahit sumali siya o hindi, tapos hinintay mo. E di sinungaling ka pala. Hindi mo dapat hintayin yan. Bilisan mo pa. Yung tipong lumipas ng dalawang araw, hindi mo nang naidagdag para ma-realize niya, tetang haba pa pala ng dalawang araw. Dapat pala 30 minutes lang nagawa ko na ng paraan. Para talaga mabilib siya sa'yo. Hala, si ma'am talagang tinutuo. Nag-all out. 2 days, dami ko nang dapat naunahan. Ganun. Eh, yung tipong after 1 week, pagkapasok niya, yun pa rin yung pwesto kung saan mo siya ilalagay. Doon din pala pa rin siya nailagay. Ano yung pinakita mo? Una, na hinintay mo siya. Pangalawa, na hindi ka talaga naghahalimaw. Na hindi ka talaga naghahakot. Na hindi ka talaga nag-i-invite. Na baka siya lang yung invite mo. Ibang pangit. Dapat hindi, habang wala pa siya, all out to. Minsan nga may nagsabi, hindi ko makakalimutan, Tin. Mayroon akong pending, mayroon akong invite. After 1 month, nag-message, ma'am, ready na pa ako sumali. Alam mo, reply ko, who you? Literal, 1 month, yan, tagal eh. Nakalimutan ko na siya. May ganyang message. Ganun ako, hindi ako nag-follow up eh. Ha, who you, who's this? Sabi niya, ma'am, ako po yung nakausap niyo last month, ready na po ako sumali. Eh, di ba sabi ko 2 days lang? Tapos sabi niya, ay ma'am, bawal na po ba? Sabi ko, hindi naman. Pero ang tagal nung isang buwan. Kwento mo nga bakit ang tagal. Tagal na tagal ako sa isang buwan mo. Pero sige, tatanggapin kita. Welcome to front row. Halik ka na dito. Siyempre, di ko naman siya ihindihan, di ba? Buti nga sa akin pa lumapit eh. Tama. Pero gets mo, pinaramdam ko talaga na haba na isang buwan na. Wow, ito pa Tin, mabilis, mabilisan lang. May paulit-ulit kasi nagchat-chat eh. Paano, ito. Kayo ha, hindi kayo nagbabasa ng StreamYard reminder. Puro kayo Facebook user. Ang sinabi, hindi na niya kaya gawin ng front row at marami naman lang siyang pera. Eh di okay. Ay, sasabihin ko lang yun mabilisan. Sabihin ko, okay ma'am, pero total, matanda na ho kayo. Sabi nyo, sigurado napakarami niyo pong kilala na wala pa hong pera. Hindi naman ata lahat ng kilala niyo may pera lang, tama? Sila na lang ho yung i-refer niyo. I-refer niyo saan kausapin ko. Sumali man ho kayo hindi okay lang, pero I'm sure mabuting tao naman ho kayo. Hindi kayo papayag na kung may kakilala kayong walang pera ay hindi namin matulungan, tama mali? Sila na lang ho, ma'am. Kilala niyo sa akin. Pero sarap sabihin, ma'am, talaga ang dami niyo ng pera, pa-share naman diyan. Kaya sabihin ko, pwede naman gawin ng member para sa product na lang eh. Hindi niya gagawin ng front row, pa-member ng 50% off. Para sa produkto. Diba? Total, marami siyang pera, 3 heads platinum. Pero grabe ha, ang taong ganyan magsalita. At ito to guys, ito to ha. Ang tao nagasabi na marami siyang pera, yun yung wala. Totoong mga may kaya, hindi yan kailangan i-sabihin. Hindi yan kailangan sabihin. Lalo na kapag di ka naman kilala, di ka naman kaano-ano, bagong, alam yun. Tapos si hindi ang ka, yung totoong may pera yan, naglabas yan. Yun lang yung akin. Ayun. Same din sa akin, Apps. Ganun din sagot ko, Apps.
Ganun din? Yes, apps. Diba? Yung totoong may pera, yung mga may pera na hindi nagasalitang totoong may pera sila. Yung Karen ha, sorry. Mag-sorry pa ngayon mga may pera eh. I can only avail 3 heads platinum. Hindi ko pa kaya ipasok yung mga anak ko. Pero actually, kaya niya. Mag-sorry pa, humble pa. Tapos maya-maya, car, i-add ko na yung mga anak ko ha. Yun ang mga may pera. Hindi, humble. Real rich people are humble. Yan. Paano ko ang sabi ng invite para sa mga magaganda at gwapo lang yan? Yeah! Thank you po! Para pag sinabi yon para sa magaganda at gwapo lang daw. Thank you, ma'am! Grabe naman, nagagandaan kayo sa akin. Pero sabihin ko, ma'am, gumandalan po at gumapo kasi nagkapera na. Naalagaan na po yung sarili. Nagkaroon na po ng tulog. Wala na pong stress. Kapag Lux White, may pambili na po ng Lux White, 50% off eh. Pero ma'am, nung sumali kami, Diyos ko, lalo na ako, bunga nga ako. Ma'am, naku, nung nakita mo ko ng bago ako, ulig ba ako, ma'am? Abo ako po yung cabinet na nara na sobrang nabarnisan. Ganun po ako dati, ma'am. Yung eye bags ko, kakulay po na buhok ko. Eh, malupit yung kulay po na buhok ko, itim. Kumanda na lang ho, ma'am. Kasi nagkaroon na po ng comfort life, comfortable life, happy life. Eh, kayo, ma'am. Kailan? Mga ganun. Kaya niyo yan, guys. Kayang-kaya niyo yan. Yes. Kayang-kaya niyo yan. So, siguro, total si Upskin nyo, nagte-thank you na kanina, nagbibigay na ng mga advice. Ako siguro, ang dagdag ko na lang din would be, mas marami kayong masasabi, mas marami kayong maibibigay sa guests nyo, sa future clients nyo, clients ng members nyo, pag kumakausap kayo ng tao, ng guest. Hindi naman kami naging ganito kagad ni Upskin nyo eh, kwento nga namin kanina, di ba? Lalo, kwento ko kanina, bumaba na lang yung pasensya namin eh. Umayos na lang yung mindset namin sa pagtagal. Pero nung bago kami, marami rin kaming napatulan. marami din kaming parang sa din. 'Di ba? Pero naging ganito na lang din sa libo-libo ng experiences, sa libo-libong different types of people, kinds of people, areas of people. Lahat ng klase ng tao, sabihin na natin. Feeling ko nga hindi pala lahat din eh. Feeling ko may mga tao pa rin tayo hindi pa natin na nakakausap na ganun yung ano. Pero, ang tip namin sa inyo, mag-invite kayo. Yes. Kasi wala kang close pag wala kang invite. Malalaman ninyo kung paano sila maiintindihan. Paano sila matutulungan mag-desisyon ng tama. Okay? Pero yun lang yung, alam mo yun, napagdaanan namin. Okay? Mabilis lang. Paano may, pag may sinabihan kami yung mayaman po ba yan? Dala nyo sa bomb. Kaya sagutin ng bomb yan ha. Yung mga ganyan, may mayaman ba? Libo-libo na ha. Dala nyo sa bomb. Dala nyo sa bomb. Tapos sa mga bago, suggestion namin sa inyo, kung gusto nyo pang matuto pa, mag-observe pa lalo, yung mga first few guests nyo, ilapit nyo sa uplines nyo. Ang mag-mam muna, bilang bago sa inyo, eh yung mga upline nyo. Sumama kayo sa ma'am, malamang. Manood kayo, mag-observe kayo. Mag-take down notes kayo. Makinig kayong mabuti. Wag hindi yung pinapinapamam nyo na ngayon guest nyo, kayo pa yung pasaway, kayo pa yung wala, kayo pa yung maingay. Kailangan makinig kayo. Matututo kayo, observe. I watch you do. Basta I do. Ayun. Yun yung way para matuto tayo. Tapos maya-maya, magugulat na lang kayo, nagagawa nyo na pala. Diba? Tapos mag-i-enjoy kayo. Basta guys, sana, ganito na lang. Pag nagamam kayo, pag kumakausap kayo ng mga banat ng mga guests nyo, huwag kayo magpa-apekto. Kunyari, hindi naging maganda yung ending. Blinak ka. May nangyayari yun. Kahit naman kami, nabablock pa din kami, no? Na scene zone ka na. Ako, honestly, hindi ako naghahabol. Yung tipong scene zone ka, binidyo call mo pa.
100 missed calls, ganyan. Hindi ako ganun. Hindi ako naghahabol. Hindi ko siya kailangan para yumaman ako. Siya ang may kailangan sa akin para yumaman siya. Yun ang matagal ko ng mindset eh. So, mabilis lang. Solution kagad sa ganyan, guys. Pag nahindihan ka, palitan mo ng 5. Pag na-block ka, palitan mo ng 10. Pag ayaw sumali sa'yo, invitein mo lahat ng kaibigan niya. Puntahan mo yung Facebook. Punin mo lahat ng mutual friends. Kalibutan siya ng mga kaibigan niya ng front row, tapos magsisi siya kasi di siya nauna sa'yo. Ganun, sabi nga ni Upsmart, di ba? The sweetest revenge is becoming successful. Yung magandang revenge yun, tiradahin mo lahat ng kaibigan niya. Yes. Tapos ma-realize niya, oh, Ma'am Karen, ako, in-invite mo ako ah. Bakit ang mga kaibigan ko member na? Eh, na-invite kita. Eh, sila sumali eh. Magkaibang magkaiba yun. Sila pa rin na mapupwesto kahit nauna ka. Ganun lang. Sa buong taon ng 2021, guys, lahat tayo magpundar. Lahat tayo magtanim. Sana, isa pang advice, guys, pansinin nyo, ito walang halong yabang, derechahan lang. Kami ni Upstein nyo, kahit ilang taon na kami sa front row, nagre-refer pa din kami. Hindi kami magiging ganito in handling people if hindi kami nag-handle ng people continuously, consistently, for how many years? Itong relationship business na to, tuloy-tuloy to. Itong ganitong mga bagay-bagay, tuloy-tuloy na activities na ginagawa to. Hindi porket may left and right ka na, sila na lang ang magre-refer or mag-i-invite, mag-DDR para sa inyo. No. Check nyo yung mga wall namin, check nyo. Pati uplines nyo. Pansinin nyo, yung mga uplines nyo, lahat yan, up to now, nag-build, naghahanap ng mga soon to be millionaires, soon to be leaders nila. Yes. Ha? So, again, kung kami nga ginagawa namin continuously, consistently, dapat ikaw din, lalo na nagsimula ka pa lang. Lalo na January pa lang. Baka naman January pa lang, galawan mo pang December na. Simula pala ng taon. Pero reminder ha, today is January 16. We have 11 months to go before Christmas. Grabe, ang bilis. 11 months na lang, Pasko na ulit. Pag hindi ka humataw ngayon, pag hindi ka nag-invite ngayon, pag hindi ka nag-build ng grupo mo ngayon, pag hindi ka nag-all out ngayon, pag hindi ka nag-invite, pag hindi mo ginawa yung kailangan mo gawin para maging successful ka, matatapos na naman ng 2021, wala kang nararating. Huwag naman sana, kasi ginawa mo na ng 2020. Huwag mo ang mga mali ng 2020, huwag ulitin sa 2021, ha? Tanga lang ang gumagawa ng ganun. If you keep on continuously doing the same mistakes, that's stupidity to the highest level. Ha? Ang katangahan hindi dapat inborn. Yung mga tama naman nagawa sa 2020, gawin bitbitin hanggang 2021. Kung tama yan, times 10, times 20, times 50, times 100 mo gawin yan. Sige naman na. Para naman sa'yo yan. Hindi para sa upline mo, hindi para sa downline mo, hindi para sa crossline mo, para sa'yo yan. Kaya ka maghahakot, kaya ka mag-i-invite, para sa'yo yan. Para sa pangarap mo yan. Para sa future mo yan. Hindi yan para sa kahit sino man tao. Huwag niyong katakutan ang pag-i-invite. Ang pag-i-invite ang nagpapayaman. Ang paghahanap ng mga leaders, ang paghahanap ng mga agila, paghahanap ng mga tamang tao, ang nakapagpabago ng buhay sa network marketing. Ha? Yes, sir. Ayun. Enjoyin nyo! Nakapansinin nyo, nakapagtanggal kayo ng stress, no? Kanina yung mga trot-trotan sa GC, eh, sa comment section, nakapagpagpag kayo, di ba? Oh. Yun ang maganda dun. After lahat ng mga kabisitan nyo sa mga na-invite nyo, ilabas nyo lang. Tawanan nyo. Hindi naman kayo ba, hindi naman kayo nag-iisa, lahat naman tayo na hindian. Lahat tayo may visit na guest na nakausap. Pero guys, just so you know, minsan yung mga visit niyan, yan pa yung mga agila. Sabi kasi nila yun, pag may sungay daw, agila yan. Kailangan lang marunong kang putulin. Kung kaya mo maputol, congrats, may agila ka. Minsan yung puro oo na oo, yung naglalabas ka agad ng pera, mga wala yan, pipit yan, mga sisiw lang. Hindi ka man lang pinahirapan, sali ka agad. Pero yung mga ano, pumipiglas, tapos sumali, yan! Minsan, yan ang mga ano. I should know. Pinaiyak ko yung nag-invite sa akin eh. So yun. Sana marami kayo natutunan.
Yes. And sana nag-take down notes kayo kasi kung hindi, sayang! Ayan, so i-keep natin tong ano na to, Tin, no? Itong video na to. Hindi natin didelete. Thank you so much, Abskaren. Grabe, napaka-tindi ng mga shinare mo ngayong gabi. Ang dami namin natutunan talaga. Maraming salamat, Abs. At maraming salamat din sa mga nanood ngayong gabi. Thank you so much, Abs. Thank you, guys! Bye! Next week ulit, ha? Mga trainers natin every Saturday, Thursdays, and Saturdays. Kita-kits tayo. Thank you, everybody. Thank you, Ma'am Tin. You the best. Nakamotivate mo pa kasi magigaw ka partner ko, eh. Ako, natapamemen na lang ako, Abs, kasi antitindi ng mga bars, eh. O, sabi ko, tama, eh. Parang ako yung index, bumabaon ako sa upuan. Kanina, ang tangkad ko, eh. 5'8 ako kanina, ngayon parang 5'6 na lang ako, eh. Sige, dapat pala kasi nagagawa ko para magkasing tangkad tayo. 5'2 lang ako, eh. Wala namang usapang height, nakaka-bad trip ko, eh. Sige po, Abs. Salamat, Abs. Thank you, everybody. God bless you.